antayin nila, tingnan, dami nagme-message. Wait lang, we're just going to reshare. Reshare audio rerun. Magte-test na lang tayo ng audio. First, kung okay na. Hindi po talaga kami professional sa paggagawang ganito. Bah, hindi importante yung pagiging professional. Kaya, bear with us. Ito na yan. Meron ulit. Okay, just share ulit sa mga page. I-hide ko na to, ah. O di-delete ko na to. Audio rerun, guys. Ano, di-delete ko na yung kanina. Sige lang, din. Hide mo lang muna. Hide mo lang muna. Hide ko na lang para, ano. For stats. Oo. Yung admin ng GeForce, Lawrence or Joseph Marian po, approve naman ang post. Okay, may 7 viewers na. Guys, so far, no tawagin nyo na ulit sila. Okay na, malinis na daw. Ayan, so far, no issues. Balik ako sa Twitch Nation! Yes. Okay na. Okay. Okay, okay. Salamat po sa pag-ano nyo. Sa pag-uunawa. Pag-uunawa. Sa malalim na pag-uunawa. Gagawa ko nga ito ng overlays. Diyos ko. We make sure you're in, guys. We're back. We'll make a new like show. Oh, what's up, Twitch Nation? So, we're just resharing it sa mga group. So, hi. Ayan, tumataas na ulit yung viewers. We have 30 viewers. Tawag nyo na. Tag nyo na ulit yung mga nanonood kanina, guys. Tawagin nyo na lahat. Pati nanay nyo, tatay nyo. Lahat. Pati mga alaga ninyo. Mga alaga nyo. Baka yung aso nyo, manonood sa amin. Call your doggos, call your Aiden kitties. Hi guys. Ayan! So far daw. So salamat. Thank you for bearing with us. And yes, finally, yes. Okay, okay na. Ano lang yung game sa akin ni BossMac? Oo. Parang nearsighted ako. Okay, guys. Okay, guys. Okay, guys. So again, hi! Welcome! So, balik tayo, back to zero. Si BossMac is just testing the Twitch and FB live. Yes. Dun sa ano test bench namin. Pa-shoutout po kay Pastor Mark from Team Huabinga. Kay Invoker Lord. Shoutout kay Invoker Support. Invoker Min. Invoker Lord ng Valenzuela City. Kay Pastor Team. Invoko. Okay na, I think we're okay na. So, reset tayo. Hindi tayo magsisimula ulit. Babalikan lang natin yung diniscuss natin. Yes. So, once again, welcome to Ask B2G. This is the second episode. And for this week, we have the RUPH boys with us. I am your host, Boss Mac, BackToGaming.com. I'm with Grant and Genso, also from BackToGaming.com. And this is the Ask B2G segment, which is B2G News. At the start, we discuss some new releases this week, which is the MSI Mouse, the Thermal Take, the TT Esports Mouse also, nakita nyo kanina, we also talked about newegg.com's availability of shipping to the Philippines. So next news natin, Kuya Grant, which is? Ayan, next news natin. Since we're already 30 minutes in, we'll talk about yung ano natin, fast track na natin to. Kasi I want to talk about some very important stuff later on dito sa show. So ayan, since the news natin last week, StarCraft, available na siya for pre-orders and now recently lang, 7 hours ago actually, posted 3 days ago pa pala to. So, may PC requirements na tayo and let's go down. I think ito yung ano yung concern, kasi yung mga naglalaro niyan dati. So, yes. Right now, ito nilabas na nila. So, Blizzard has already released the PC, the system requirements for ano StarCraft Remastered. Eh, napaka-basic niya. Biruin mo, Pentium D. Nakahawak na ba kayo ng Pentium D? Kasi ako may Pentium D ako ngayon dito eh. Diba? So, yun, sinasabi, napaka-basic lang na requirements, it's just a graphical upgrade, konting tweaks, so talaga kahit ano lang, ito, tingnan nyo, Core 2 Duo, highlight mo yung ano, recommended. So, yan. Kasi ayaw ko makita na may magtatanong kung kaya ano specs nila. Kaya po ba ito? Hindi, bottleneck yan eh. Masyadong malakas. Uunahan ko na kayo ha, bottleneck po ba ito? Hindi. 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 Legendary game. It's a big hindi. Hindi kayo ipang bottleneck niyan. So, 15K lang yung PC game nyo? Hindi, no? Yes, ipipirin nyo. Based on the old engine dyan, di ba? Yes. Medyo in HD textures lang ata nila yan. Oh, kaya-kaya na rin yan eh. Kaya na yan. Yes. Sa mga nagaan ng reminiscent ng StarCraft. Sino ba rin laro na StarCraft sa inyo? Oo, mga old days na StarCraft. Ako dati, Gundam version. Gundam version ni StarCraft. OP ako dyan. Ako naging fan ng RTS before. Yuri's pa rin. Counter-Strike, tsaka Yuri's. Yuri's, CSBR. So definitely yun, sa mga interested maglaro ng StarCraft Remastered, kahit yung mga hindi pa nakakalaro, StarCraft is the... Paano na Remastered? Parang StarCraft is the RTS that started
esports basically sa Korea siya nagsimula. So next news natin. May multiplayer daw ba? Probably supported yes, nila yung multiplayer yun, since it's a $30 game. Ah, $30 ba? Yeah, 30 ba? Confirmed. Parang 30 ata. I mean, $15 game pala ata. So, nakalimutan namin yung report naman namin siguro, last time. Check na lang sa Blizzard Store or sa Battle.net. Hindi siya libre. Sama na rin yung esports yun, diba? Yeah, hindi siya libre. Sa pre-order ng 70 pesos. Right. Carlos Edward. Let's move on to our next news. So, our next news, yan. You can now play PS4 games on a PC. So, dito medyo misleading yung title, no? So, wala pong na-port na game sa PC mismo, no? Clickbait to, eh. Fake news to, eh. So, technically, hindi kayo yung PS4 games, hindi nyo siya lalaroin exactly on PC. What this is a subscription-based program na pwede kayo mag-stream ng PS4 games at laruin nyo dun sa PC nyo. So, kung dun sa mga naka-PlayStation ngayon, meron kami yung tinatawag na PS4 Remote Play, kung may PlayStation ka sa loob ng bahay mo, sa loob ng network mo, makakakonnect ka doon gamit yung PC mo, basta nakakonnect yung remote, yung PS4 controller mo, and makakakonnect ka gamit yung software na yun, pwede ka mag-stream ng games from the PS4 papunta sa PC. So, makakalaro ka by that way. Basically, PS4 now is a version ng, ano, ng PS4 Remote Play, pero yung platform ang binabayaran mo. It's basically infrastructure as a service, software as a service, para dun sa mga familiar sa ganun terms. So, dito, anong difference niya sa pag nag-ano ka, if you decide to just buy PS4, PSTV? Okay, PSTV is Vita lang yun na ginawa. Vita na. Vita. Kung may Vita ka, ganun din. Kasi may linking property din ata yung basta mabilis internet mo, maganda experience. Yun lang yun. Wala naman loss. So internet pa rin ang kalaban mo diyan. Pero I think this is targeted sa mga US based na players, hindi siya ganun ka-marketed dito sa Asia. Anyways, let's move on to our next topic. Wala bang PlayStation, may PlayStation sa inyo? Ako nagpe-PlayStation. Masarap mag-PlayStation, Nier Automata. So yan, next news, Kuya Grass. Doomfish! Power! Sa mga Overwatch players, we have Doomfish released past few days. Pero sa PTR pa lang siya, di ba? Yes, PTR. Siyempre, there's bugs pa naman kasi para maging live update na siya sa main server or sa main game, main client. Pero ang disappointment ng most fans ng Overwatch daw is the voice actor is not Terry Crews. It is a Nigerian voice actor. Nakalimutan ko yung pangalan. And it was expected na si Terry Crews yung magiging voice actor. But it was May theory ako dyan. Actually, situation ganito. May backstory kasi si Doomfist. So, meron tatlong Doomfist sa story. So the first one is a member of Overwatch, then the second one is siya yata yung first na naging villain na Doomfist, then this is the third holder of the Doomfist gauntlet, which is itong character na to. So ang real name niya is Akande Ogundimu. He is West Nigerian bale. So I think sa side ng Blizzard, just to stick with the parang ethnical propriety. Hindi, para lang sakto siya. Ito yung lahi niya. Kumuha sila ng ng Nigerian na voice actor. Pero since nga yung unang Doomfist, posible siya maging skin, and dahil I think American siya, baka doon nila ipasok si Terry Crews. Possible speculation ng ibang is skins tapos voice remake daw yung kung gagawin nilang skin siya, so pabaguhin nila yung voice lines at saka hindi mo posible, baka posible din gumawa sila ng bagong hero gamit yung Terry Crews. Yeah, issue dito kasi maruruin pa rin yung meta hindi nila i-cocos yun. Pero ang isa pang issue dito, syempre magbabayad sila royalties tsaka talent ni Terry Crews, which is another issue altogether. So it's either business or mga ganun bagay. Depende na yun sa usapan. And you can't expect na gagawin ni Terry Crews ng libre yun. Nung personal nila ba siya, akala ko si African Drug Lord yun eh. Yung sa Call of Duty. Hey, mister. Do you know voodoo? Ewan ko, I don't know if really magiging sa meta. Pero nalaro nyo na ba siya? Naglalaro ako Overwatch. Gamit ko na si Doomfist, actually, ginameplay ko siya agad nung first na nilabas siya.
Basically, siyang ano eh, predominantly melee character siya, pero yung moves niya, it is definitely ano, complementing sa dive meta. Pero wala siyang masyadong escape na ano, wala siyang escape moves, wala siyang escape options. So yun yung limitation niya. Pero tanky siya. Hindi siya tanky siya kung mag-ano ka, kung aggressive ka. It pays to be aggressive, pero yung accuracy is very important sa playstyle niya. Since ang cooldown niya is hindi ganoon kabilis. Pero yung damage niya is very significant. We can say na ano, it is more of a hybrid style na tank and aggressive Genji na player, like offensive. Looper. Ano siya? Ang moves niya is ano, isa yung stun niya. Then ang combo niya is stun, shoryuken. May shoryuken siya eh. Rising uppercut niya, then yung dash fist niya, yung rocket punch niya. So what he does pag dun sa rocket punch, sinacharge niya yung gauntlet niya, then up to 4 bars yun. Then automatic yung maglo-launch yun. Lahat ng tamaan yun. I think it's around 200 plus damage. So meaning sa character na yan, hindi ganun kabilis yung cooldown na skill niya, pero yung accuracy na skill niya talaga solid. Tsaka yung damage. Damage talaga. And ano ba naman, that's why sa PTR pa siya, kasi meron pang ibang bugs. Like, tinitimpla pa. Binabalance pa tayo. And yan, like, meron akong nakita kay Lone Wolf ba yun? YouTube ni Lone Wolf na tinry niya mga bugs and other ano kay Tomis. Mga glitches. Yeah, glitches. Yung may yung mga naglalaro ng Zarya dyan, baka pag nag-ano daw, yung rocket punch niya, diba double damage yun? First yung unang hit, tapos knockback damage kung natatamaan ka sa wall. Yung matatamaan na damage lang, yung magcha-charge is bubble. Yung sa bubble lang, yung first yung hit nyo. Tapos yung pangalawa, yung matatamaan ka na sa wall, wala nang damage para extra kay Zarya. Dapat instead na 40 na bubble na yung ano mo, yung parang 40% na yung charge. Minsan ano lang daw, 25 dahil sa first. Pero a full charge ano, rocket punch from Doomfist is enough talaga to nabasagin yung shield ni Saria. Lalo na kung nabuo niya yung combo niya. So very ano, very tawag dito, very deep pa yung discussion na pwede natin engage with Doomfist. Pero for this talk, gusto lang namin siya introduce sa mga ano diyan, sa mga non-Overwatch player diyan, ito yung mga ano namin, yung para nararamdaman namin with this launch. Sobrang disappointed kasi hindi siya si Terry Crews. After months of build-up na si Terry Crews, wala. So yeah, let's move on to our next topic, Kuya Grant. So our next topic, ito medyo maraming mag-iinit dito sa topic na to. So we'll have a separate discussion for this later at the stream. So to start it, ayan, it's again by PC Hub. So ito, 4560. Magde-dedicate tayo ng segment dito later. Pero ayan yung balita. Right now, a lot of the stores dito sa Pilipinas, they are announcing na mababa or wala ng stocks ng G4560. Dahil ito ang paborito ng build guide, no? Mamaya, di-discuss natin siya in detail. So ayan, just to read the PC Hub announcement. Sa mga hindi familiar, wala na pong G4560 sa ngayon. Ano? Totoo! Wala na! Ganun siya kabilis na wala. Wala na, no? Wala na, no? At saka sa mga taong magbabalakata ng ano dyan, parang post na naman na nakakasira. Mamaya na yan! Let's move on. Sige, mag-giveaway muna tayo ng game code. Okay, check na yung comments. Isa sa Twitch, Genzo. So may game code giveaway tayo, courtesy of Sir Carlo Lantada. Okay, pag nakuha niyo naman yung game code, guys, paki-comment naman na kayo yung ninja, nakakuha. Ninja, kailan mag-ninja na naman. So, ayan, one comment share sa... Naman. Yeah, one comment naman sa ano sa Facebook Live natin and then one another comment sa Twitch. Yes. Pahit naman so, courtesy again of Sir Carlo Lantada. Thank you. Last week, sponsor for game codes si was, ano, was Tito Erwin. Now we have Tito Carlo. Yes. Okay, moving to our next news topic for today. We have, yan, another shortage na naman dahil yes. sa, this time due to contamination. So yung Micron is a... Teka, hindi ako familiar dito sa balita na to eh. Sige, ano nangyari dyan? Just about, ayun o. Contamination. So, sa pagdating naman sa DDR4, diba? Pagkakaunawa ako kasi contamination, parang sa gatas. Parang sa pagkain. Ang iniisip ko lang ha, yung contamination either related sa work environment. Paki-zoom in, Grant. Work environment siguro ng ano, pero hindi naman maapekto, ay siguro maapektuhan yung stocks nila from producing, manufacturing. Pero I think hindi naman ganun matatamaan yung ano, unless wala mabasa yung details. Hindi ako updated dito. Hindi ko rin alam.
Nabasa ko siya nung last so, time. So, Micron had to shut down two of its DRAM fabrication plants. So, hindi, ako na, babasahin natin. Okay. This is the news, as posted by Kit Guru. Micron DRAM facility temporarily closed due to contamination. DRAM supply will be strained. Okay, so the news goes as, just 2 weeks ago, we heard that companies were bracing themselves for DRAM and NAND shortage due to last throughout the rest of 2017. So basically what they're saying is magka shortage this quarter onwards hanggang katapusan ng taon. So the news goes continues, as a result of these shortages, prices are increasing and it looks like this month in particular things may get a little worse as Micron has had to shut down one of its two DRAM fabrication plants. So kailangan nilang magsarado ng isang planta. All right. So, continuing, this particular plant accounted for 5.5% of the world's DRAM supply. So, its closure is going to put an ever bigger strain on supply and demand. Okay. So, tuloy lang natin to, ah. Okay. Taas mo. Gusto ko makita yung cost. Okay, ito yung cost. The production line at Micron's Fab 2 were closed at the start of July due to a malfunctioning nitrogen gas dispensing. Okay, so may gas leak. Gas leak. So nakasira doon talaga sa mga components na. Oh, again, wait. May there's an answer from our sinagot kaagad niya no ni Micron. So yan. May fake news pala sa Kit Guru. So yan. This make just it? In. Breaking news. Loading overclock 3D.net naman na. Salamat, so thank you, Sir Francis. Okay. Yes. Thank you for the. So Micron refutes reports that a major factory incident has decreased DRAM production. Okay, moving. So fake news, this though. Is how to counter. Yeah, fake news. That was Kit Guru. So big thanks, Kaiser Francis. For actual news, Sir Francis. May fake news ang Kit Guru. Diyos mio, grabe. Akala ko si ano lang. Not naming any site, ha. Pero sino maya? Madudulas ka na eh. May W doon eh. May W? Yeah, so ayan, nakalagay sa with many websites reporting. So hindi lang si Kit Guru yung biktima. Tayo muntik na nabiktima. Hindi lang kay Sir. So ang official statement lang, ni Micron, regarding recent rumors about Micron's fabrication facility in Taoyuan, Taiwan, Micron hereby clarifies that there was no nitrogen leaking incident nor evacuating of personnel. So, sabi nila, huwag daw tayo ma-alarma, walang namang nangyaring leak. So, this in turn suggests na walang shortage na ang DRAM na mangyayari. So, parang nagaya, gano'n? Miss ano lang? Mahal pa rin ang DRAM sa Apple. Mahal pa rin ang DRAM dahil sa Apple. Kasi binili na nila lahat eh. So, maging possible na false alarm lang talaga. False alarm lang to. Oh. So, yes. Fake news yan. Fake news. Kit Guru, you should be ashamed of yourself. Pero baka maaaring makatrigger din to sa ibang ano. Alam mo naman kasi yung isip ng Filipino eh. Conspiracy na naman yan. Hashtag conspiracy na naman yan. Tataas na naman ang pressure. Na natin to. Okay, for another. Shoutout sa lahat ng miners na nanonood dyan. Hindi naman kailangan ng DRAM, di ba? Miners, no? Miners, no? Bawa kayo sa DRAM. Okay, so next news. Marami tayong news na itatangin. So dito talaga yung pulto. Mag-iisang oras na tayo. News lang. So dito, another news. Ayan, Assassin's Creed is getting an anime series. Ano yan? Sa Netflix yan, no? Fake news po ba? Maganda yung Castlevania. Pero meron talaga yan. Nabasa ko rin yung tungkol dyan. So, kayo ba, anong prospect nyo dito sa Assassin's Creed? Sino, so, Assassin's Creed? Yung movie ba? How? Rate nyo muna yung movie kung napanood nyo na yung Assassin's Creed. So, movie kasi, 6 out of 10. Para sa akin. Yung Assassin's Creed movie. Trip naman ako. 7.5. Mga ganun siguro, 6 lang din. No comment. Hindi ako nakapanood eh. Hindi, sa movie kasi hindi siya ganun ka... Hindi siya ganun ka-detail talaga. Detail talaga. So, hindi kayo excited rin sa anime series. Pero nanonood kayo Naruto. Boruto na. Hindi rin ako. Ano yun? May Naruto pa ba? Boruto, ano ba yun? Boruto na. Boruto na, diba? Boruto. Bitin ako dun sa Castlevania kasi akala ko talaga buo siya. Yung pala ang ganda lang sa... Parang prequel lang siya ng Symphony of the Night. Wala yatang ano, hindi siya ganun ka... Bago yun, diba? Bible Black? Na-surprise lang rin ako ah. Pero ano, shoutout sa Netflix. Very happy for Netflix. Dito sa ginagawa niya. Come out of there. Mm-hmm. So, move on. Para makatuloy na tayo sa next segment natin. So, sa next segment natin, this is our new segment. So, wala to last week. Welcome sa Try Hardware. So, dito sa segment na to, we just collect something, some hardwares we find na sa tingin namin... Medyo weird.
hindi ginalingan eh. Okay. Ginalingan. So, okay, or hindi natin maintindihan yung actual purpose niya. So, to start, so unique talaga. Here's our, well, wow, minsan pwede mo masabing try hard kasi usually naman ang kalaban mo dito pagdating sa ganitong products is the price. Yeah. So, like this, our first try hardware is the Evo Polar PH aircon. So, dito sa aircon na to, para siyang ano eh, cooler ng ano eh, CPU cooler eh. Debe, ano ba sila dyan? Pakita mo yung specs nila, yung promo. So, we'll go through this. This is ano to eh, parang first sa amin. First, parang yeah, first sa amin. So, ito. Yes. First. Yeah, ang weird thing nun eh. Mm. Kala ko ano, so, lang siya eh. Parang siyang ano eh, ano bang size equivalent niya? So, just mini ITX case? Mini. Hindi ah, parang masyado Intel NUC. Masyado na siya, masyado na siya. Intel NUC siguro. Pwede naman siya as ano, pero hindi ko alam kung gano'ng kalakas yan ha. Sa mga yeah, may bahay na walang aircon, katulad ko, nagtsatsaga ako sa electric fan nun sa kabilang kwarto namin. I think I want to try kung ano lang. Pero sa sure, pero the price ha, 12K yan. Oh, so 12K. Pero may meron na ba siyang basehan yeah, na parang benchmark yan, kung gano'ng kalakas yung performance? Ayan tayo sa benchmark, wala tayong nakikita pa. Okay. So if ano, if under 10K, I think I can buy. Pero kung ganun, mag-ano na ako, mag-invest na lang ako sa aircon. Aircon na lang. Yes, aircon. Yeah, kasi yeah, yung aircon may one horse power ka na sa 12K. Oh, isipin mo sa 12K na ganyan. Pero isipin nyo, ano yan? Yeah, hindi parang siya, parang yung hindi nga kaya sa buong room and sa personal space. But to think of it, kung nakalagay lang yan sa desk mo, ang problema mo, unang malalamig sa'yo is yung kamay mo. Paano ka na pa naglalaro ka, kamay mo? Hindi, ako nai-imagine ko, ako sa desk lang, hindi ko siya ano, hindi ko siya ma-appreciate ha. Pero yung iba dyan, naiisip ko, lagay natin sa loob ng computer natin to. Lagay natin sa loob ng case natin to. Para lumamig yung ano. Siyempre, yun nasa modding country yun tayo. Yun yung, ano, yun yung naiisip kong application na ito eh. Diba? Pero yung iba, definitely may iisip nila, hindi mo maaalis sa tao na isaksak yan eh. Mm. Matabaho, matabaho yan eh. Paano yung katulad na eh, matabaho ko, mainit talaga eh. Oo. Diba? Sino iba? Oh, boss, magbili nga ang ganito pero, para lumamig. Pag, ano, hindi eh, iba Polar PH, Pilipinas yan, di ba? Shout, sino man na nakakilala sa iba Polar PH, open po kami para sa next episode ng Ask B2G, i-feature namin yung product dito. Honest, nasasabihin namin kung ano nararamdaman natin. Sabi ni Sir Justin daw para sa mga miners to. Eh wala namang case yung mga yan eh. Sabi mo. Open yan lahat. Wala silang case. Ay tutok mo na lang no. Kahit sa labas ng case no. Kahit naman kasing case eh. Kaya sila naglabas siguro yan. Alam mo yung nausong electric pa na maliit. Oo. Yung kaginayon nila yung ano. Ano yung gagawin mo parang radio na ganon. Yung the old times na ano? Hindi, ang weird pa rin parang kasi lalabas ka sa public, daladala mo yung ganyan. Siyempre, pag titinginan ka ng tao, ano yung daladala mo? Hindi naman sa aircon. Na yun, eh. Portable aircon. Imposible. So, yun, ano ba? I-scroll mo, yan na ba lahat yun? Ano details niya? Gusto mo makita? Details. Ano yun, 1.5 HP? Ano ba horsepower niya? Like specs or either specifications? Yung specification, lifespan niya, kung hanggang ng katagal lang. Ito lang nakalagay. Ayan yung specs niya. Yan na ba yun? Kapit. It uses simple water to cool the air. Wow. Ay, hindi simple siya ano. Oh. Ay, hindi siya ano, hindi siya hindi siya freon tie. Hindi siya freon tie. Ibig sabihin, gagamit ka pa rin ng tubig para lumamig. Hindi ano tawag niyan yung malalaking kiyowa. Oh, yung cooler. Nalagyan mo na ice doon. Ice doon. Cooler. Cooler sa ice. Cooler 'yan, hindi ice. Parang humidifier. Oo. Kasi yung pagkakaintindi ko kanina, with ano siya, yung pressure. Ito malapit dito, it protects your skin and hair beauty in a dry period. Grabe to. Shoutout po sa Pines Philippines. Magamit po ako nito para sa aking skin. It helps protect my skin. Uunahan ko na kayo. Kung gusto nyo akong bentahan para mapapogi lalo ako, meron na po akong sponsor, Pines Philippines. Pati ano, L'Oreal Philippines, Olay Philippines. So, conclusion, it's not an
air conditioner, it's more of a cooler or humidifier. Portable humidifier. Ang hamog. Mahamog. Kung filmong initiated ka na, na medyo hindi mo na kaya. Eh, yun lang yun eh. Wala rin eh. Ano lang eh. Ice tubig ilalagay mo. Nonsense din. Magkano? Ang tanong magkano? Ang tanong magkano? 12K nga daw. Bibili na lang ako ng Kiowa na 6,000. Okay. Judgment. Judgment. Pasado o hindi? Sino? Pasado hindi? Hindi. Pasado? Negative, negative. Pasado? Hindi. So we give the Evopolar pH, ano yan, cooler, whatever, yeah. Thumbs down. Thumbs down. Double thumbs down. Thumbs down. Thumbs down. Bibili na lang ako ng industrial pan dyan. Magkano lang industrial pan yan? Parang 12,000, yung aircon ko 6,000 lang bili ko dyan. Guys, so based sa comments, parang ganito daw yung approach. Ayun nga. Pinaliit mo lang. Baka mamaya mas namamig pa tayo. Kita lang yung isang viewer natin, di Sir James. Di ba daw delikado yung hamog sa PC? Mamaya discuss, basa tayo comments mamaya. So after this segment lang, umupo na tayo sa mga favorite parts natin. Next segment natin. May isa pa tayo sa try hardware. Sa try hardware natin. So dito, RGB. Again, sa try hardware. Tatanong natin kung ba't ito ginawa, ba't ito napunta sa mundo, okay? So again, raise yourselves. Ayan, yung next ano natin. Parang modified case na ito, no? Anong brand yan? Anong brand? Trendsonic. Trendsonic. So, ano reaction sa dito? Medyo, ano mo yan? Wala bang ibang RGB siya eh. Yan lang yung picture na meron tayo? Yan lang yung meron sa PC Hub. So, let's try. Yung nasa harap niya is rims ng Camaro yan eh. Rims ng Chevrolet. Ano yung RGB? Ano yung MNPC Tech na fan grill? Yung parang fan grill sa harap? With all fairness with Trendsonic ah. Trendsonic. Wala, hindi kayo makakita niya. Yung fan grill niya kasi parang fan grill ng gate namin eh. Parang inis. Oh, parang sa grills nga eh. In terms of looks, mas gusto ko yung ano. Yung Pinos ni Texon, yung... Texclio sa ano. Ano yun? Yung Malaysian brand. Wala, sa Giant dito. Siguro sa Giant siya for the inch. Kasi wala kaming makita. Dagdagan nila sana yung ano, yung Trendsonic dito. May picture sa loob. Eh, ba't nag-ano kayo? Ano ba tinitignan nyo dyan? Hindi, try hardware nga siya. Try hardware. So... try hard. Kasi for the price of 2.5k, you're getting that product. Mas gusto nyo, ano, yung SG, ano ba yun? Ayaw ko magsalita eh, kasi ito isang produkto to na posibleng ma-review ko. So, hanggang hindi ko siya na-review, hindi ako magsasalita. Kaya pala. Hanggang hindi ko siya na-review, hindi ako magsasalita. Kaya pala. So, gusto niya. Ako, kasi antay natin. In terms of looks, depende kasi sa case eh. Looks tsaka ang team. Mahilig, yung iba dyan, mahilig sa racing team, mahilig sa cars, so may rims ka sa harap mo. It's so, matter of personal ano, subjective siya. Eh, kung maganda ba naman yung airflow, maganda yung accessibility sa loob. Why not? Kung, so, possibly. Words, okay, ano siya. Kasi, parang i-judge natin agad yung palabas na. Judge the book by its cover. Malay mo, palabas na naman ng RGB. Pero yung sa loob naman ng performance. Shout out sa RGB Nation. Eh, di ba tayo mga Pilipino, alam mo naman, pagkalibre, gusto natin yan, di ba? Pero for the price, gusto ko makita talilo. Okay, itong conclusion. Pero wala kaming mahanap sa picture. Evaluate the product kasi wala kaming further. To be fair dito, pero yun, to be fair din dun sa Eva Polar, yung price kasi, yung price. We have a basis. May nagko-comment kanina, review na daw ba yun? No. Yung tinutukoy mo yun sa Eva Polar, the concept itself, sinasabi niya na kung ano siya. So niliitan siya, pero yung value niya is ganito. Pero alam mo how it works. You have a basis for informing a conclusion already. So kahit sabihin mo pa sa amin na hindi nyo naman na-try eh, just from the concept alone, just from looking at it alone, knowing the concept, already suggests how it works. So for me, sabihin ko sa iyo, out of experience and out of buying yung ganun mismo produkto, it is not worth 12,000. Isipin mo, parang that's ano lang yan eh. Mouse ata, mouse. Basically, no, parang ano eh. Magda mo yung pangalan. And medyo gawin mong maganda ng konting design. Pabukas mo nga, si Yoyong. Yes! Yoyong, may tisip na tayo. Umiyan ka na, ito ka na. Move! Sarado ko na, sarado ko na. Moving sa next segment, so dalawa lang yung hardware na nasa try hardware natin. So, ito, i-conclude na natin yan. Okay, another conclusion daw. Give a proper conclusion. Pending muna. Kasi, and we don't have enough... To be continued. To be continued. Yun ang tamang term dyan. To be continued.
Actually, hindi. For the price, actually, hindi. Subjective. Kung, hindi, kung labanan tayo, 2,480. Eh, kaka-review ko lang nung in-win na, ano, na 101. 2,900 lang yun. Six steel, tempered glass, tapos ang daming space sa loob. Mm-hmm. Yung fa- ay, mga SDDB niya pa. Pero hindi na akong nakita yung kay Vermore. Vermore Tech yun? Zone, yung S... Sejotep ba yun? Segotep? Segotep po. Oo, yun. Isipin mo, 1K? One below 2K mga ay, yun, cases. Hindi, kasi pag gano'ng quality rin eh. Pero para sa akin, since in-win is talagang trusted case. Pero ako sa base yan, sa price na 2K, ano? Depende din kasi yung... Kahit hindi RGB Techwear, papalaga ko din eh. Hindi kasi yung Techwear kasi isa technology from under eh, mga 1 year ago, 2 years ago na rin eh. So yun nga, dati acrylic panel pa yun eh. Ngayon tempered glass na labanan ngayon. Oh, yun eh kahit yung S340, hindi tempered glass yun eh. So yung 2,990 na in-win talaga yung ano mo ngayon, yung standards ngayon. Yung talaga swak na swak. In-win 101. Ah, may review ako, Kuya Grant, share mo naman kung may ano tayo dyan. Yung in-win 101 review natin. In-win 101 natin. Oo. Ay, so, meron pa ba tayong try hardware na susunod dyan? So, last one natin. Last one na to. So, we're just going to share the in-win 101. We need to take, kailangan muna tingnan yung loob yan. BossMac. Para ma... Kasi mahirap i-judge natin yung panlabas na nyo. Hanggang hindi natin nakikita yung panloob na lang. Kulang kasi yung picture talaga na... Eh, hindi natin ma-determine talaga kung ano yung pinaka... Parang generalized lang yan. Huwag mo muna tingnan yun. Available na ba talaga? Paglabas, malay mo, pangit yung pangit. Parang ano lang yun eh, parang sa babae. Oo. Eh, mapapasok yun tungkol sa ano. Siyempre, kailangan sa the moods mo. Siyempre. Ano yung may magandang babae sa labas kung pangit naman ang ugali sa loob? Bars! Grabe. So, that ends our segment ng Try Hardware. Yes. And before we move on sa no sa next segment natin, so we have some items to give away. So bago ang lahat, sali ako. I-announce namin yung nanalo for the giveaway last week sa Nvidia. Ngayon lang namin pinuno to. Hindi niyo napapansin. So yeah, so, yeah we're going to comment. Napakaswerte ng mga nanalo. So last week, 'di ba, naalala niyo may pa-contest yung sponsor natin, it was Nvidia last time, so they offered 10 shirts for giveaway. 10, okay, so ito, continue ko. Once again, Nvidia Philippines is inviting everyone to join the Nvidia Philippines GeForce Day happening this July 22 sa SM North Edge, sa Cyber Zone, sa SM sa Annex. So, if available kayo, nasa Manila kayo, July 22, 11 a.m. up to 7 p.m. may giveaway ng Nvidia GTX graphics card every hour. That means 11 a.m., 12 noon, 1 p.m., 2 p.m., merong graphics card, video card na ipamimigay. Isipin so, mo, kakapasok mo pa lang. Yeah, diba? July 22. So, sa mga gusto mag-join dyan, register na kayo right now. Punta kayo sa Nvidia Philippines. Hanapin nyo yung, ano doon, yung link to group, pre-register. Join rin kayo sa, ano, sa Nvidia GeForce Philippines. Sabi pa nga, may mag-vigil daw. Mag-over tayo. Nvidia Cameras Day. Oo nga pala, no? So, yun, tinatanong ulit kung uulan ba daw ng GPU. Uulan ng GPU. Go announce the winners muna sa... So, i-announce ko. Pero bago yun, hindi ko talaga ito nasimula kasi ayoko maging sellout eh. Ayaw maging sellout. So, iniwasan ko talagang ipashare tong giveaway na to nung simula pa lang. Pero you know how we do it dito sa BTG. So, sisimulan ko na. I-announce ko ngayon. If gusto nyo manalo nitong mga keyboard na to. Keyboard? Ito, ito. Muna. On stream to. So, ito yung mga grand prize natin for this week. So, just share this post with the hashtag. Just share this live view with the hashtag. Hashtag B2G, hashtag Too Easy for B2G, hashtag Ask B2G, hashtag Pacific Esports, kahit ano dun sa mga yun. Courtesy of Pacific Esports. Kahit ano dun sa mga yun, i-share nyo lang itong live na to. And you get automatically joined sa raffle for next week. So, for this round, i-announce na namin ang winner of last week's Nvidia t-shirt. So first up, Swerte nila lang naman nanalo. Okay, so ito na. Nanonood ka lang sa first winner, may keyboard ka na. Wow, grabe. So yung winner na to, again, this is for the Nvidia shirt held last week. Okay, ako na. Hindi, ano, i-upload ko chat. Okay. Okay. So, iwan ko sila sa chat, pero for now, i-announce ko. First up, we have, i-announce ko lahat, huwag kayong magsasalita. Okay, so we have Christopher Santos, Lilush Rodriguez, we have Mark Cruz, ikaw yun,
We have Rem Bonilla, we have Jaren Payungayong, Jasper Jan Cecilio, CY De La Cruz, Rams Panuela, Jomar Bontia, and Jan Benedict Palingayan. Dito Rams! Yun yung sangampong masiswerteng nanalo. Shoutout kay Dito Rams! Dito Rams! So, iko-comment ko ngayon dito yung mga winner natin. Nasa akin yung personal link nyo, so ipipm na ano. Kailangan nyo ipm sa Back to Gaming na fanpage. Gamit yung actual na account nyo na ito yung pangalan. Alam ko rin yung mga URL nyo, so hindi nyo ko pwedeng dayain. Yan. So, pinigyan ko na dyan sa chat and itatag ko rin kayo later sa isa pang separate na post. Thank you for your support. Thank you for always being ano here with us at B2G. So, moving right along, we have our giveaway. Like I said, just share this post with the hashtag AskB2G to B2G, everything na alam nyo sa B2G. And hashtag Pacific Esports, and shoutout talaga sa Pacific Esports. So any B2G hashtag, and then like and share. Pacific like and share. Like and share. Like and share nyo na. So, and you get the chance to win. Two chiclet style keyboards, namely the DS4100 by MSI. And then we have 3 Interceptor DSB1 mouse. Yung isa galing kay Sir Stephen. Yung isa Sony. Ay, galing kay Sir Mark. Na modular switch. Ito. Special itong gagawin. Wipe yan. Special to. So ito, aalisin natin to. So ito dito. Unbox. Live mismo dito sa stream, i-giveaway natin to. I-announce ko agad yung winner na ito. So makinig kayo sa buong stream dahil isang tanong lang ang idadrop ko. Tapos tatanong ko sa inyo dyan. Pipiliin ko yung tamang sagot din. Idodraw natin live on air kung sino man nanalo. So guys, alright. Like and share again ha. Any B2G hashtag na alam nyo. And then Pacific Pwede Esports to win one of 3 gaming mouse and then one of 2 MSI DS4100 gaming ito, keyboards. Ito ang rules dito. Pag naka-join kayo, pag kayo guest dito, bawal kayong sumali. Last week, pwede kayong sumali. Pero pwede sumali. Pero hindi, dala kasi nila yung mga prizes. So, mag-thank you sa mga kuya nyo from RUPH. Sa mga hindi pa member dyan, padala kayo. It's Rix Unlimited Philippines and join me doon discussion. Alright. So for our diba, shout out kayo magsasawa doon. Once again, shout out to Pacific Esports, Sir Jerome for sponsoring our prizes. And then yeah, another one sa mga game codes. So Carlo, mag-drop na ng game codes. Okay, buksan yung Steam nyo. Magda-drop kami ng game code courtesy of Sir Carlo. Yes. So thank you again kay Sir Carlo. Guys, andan nyo na mga Steam account nyo. Buksan nyo na. Buksan nyo yung Steam ko. So there's a random game code given away. And ayan na, na-comment na. So sino yung nauna? Paki-comment naman kung nakuha niyo naman yung keyboard yung game code. Pag nakuha niyo na yung code, ano niyo? Sa Twitch 8 viewers. Yung mga nananalo ng game code, pwede. Screen niyo, screenshot, share, tag niyo kami, yes. Nakuha niyo na. Oh. Hashtag niyo. Syempre, madami naman tayong hashtag. Syempre pag nanalo ka doon, dapat talaga screenshot mo, share mo. Para isipin mo, wag screenshot ka lang, nananalo ka na ng game, alam mo manalo ka pa ng keyboard. Oo. May keyboard ka na, may mouse ka pa, no? Alright, no? Swerte so, again, shout out po kay Sir Gian Carlo from Gadget Pilipinas. Laro tayo mamaya. Okay. Okay, moving on. Laters. Moving on to our next segment. So, we're going to have an esports talk. No, again, I'm going to comment the post. So, just today, diba? Today nagsimula. Oh, ito happening right now. We have the right now, Web Major, which is organized by Playbook, no? So, Red Major. Ito Red Tekken Major. Competition. This is a big Tekken competition with international players talaga. Si Tanuana, si Cyclops Tanuana nandito right there. Nandiyan na sila. This is happening right now sa circuit sa Makati. Circuit Makati yan. Si Makati nanonood. Sa mga Tekken fans. Pupunta kayo. I'm not sure kung pupunta ako. Pero bahala kang pumunta ako dyan. Iba. Bukas pupunta ako dyan, co-over natin yung event, live tayo doon. Okay, so may nakakuha ng code si Sir Carlos Edward Tambis, Empire daw yung pangalan, ay, Dright Empire daw yung pangalan ng game. So again, congrats sa'yo. Galit po yan kay Sir Carlos. Power. Enjoy. Alright, enjoy. So next esports talk natin. As GX. Esports talk. So yun, we don't have the link, so we're just going to share GXT, diba? Semifinals na actually ng NVIDIA GXT. So ayan, they were live 7 hours ago. Kanina, ayan. Kanina ba yan? Nasaan na sila ngayon? Saan ba sila? Bacolod? Bacolod. May Gamers Day sa Bacolod. MSI. MSI. Mga shoutout sa mga Bacolod Gamers dyan. Sa MSI pala yun. Sila Strategic. Kay Lumites. Ayan yun, Gamer Day in Bacolod. Bacolod.
So, shout out sa partner store namin dyan, Strategic sa Technologies. Sa mga taga-Negros, mga Ilonggo, pumunta na kayo ng Gamers Day, baka damo da, ano, GPU. Tapos na ito. And then yan, so ay, next Gamers Day natin is July 12 in Cebu. Ngayon, ngayon pala ngayon. It's happening right now. Si Easy Tommy. Easy Tommy George. Si Tommy. Kaboss Tommy. Pastor. Salamat sa keychain. Sige, Tommy po ako may-ari ng G1 Net Cafe tsaka ano, tsaka Easy Peasy. Siya po si Easy Tommy. Easy Tommy. Easy Tommy. Okay. Sa mga nag-ano ng hashtag, like and share nyo, like tapos i-add nyo yung hashtag. Para, share nyo naman. Share nyo, ito ulitin ko ha, para makasali kayo sa giveaway natin for today's episode na mananalo kayo ng mga keyboards and mice, of ano, MSI keyboard and mice from Pacific Esports. Share nyo tong live na to with the hashtag AskB2G, Too Easy for B2G, B2G, and syempre importante, the sponsors, Pacific hashtag Pacific Esports. Esports. Dapat naka-public kayo dahil hindi ko makikita yun, hindi yun naka-public. And automatically, kasama na kayo dun sa raffle, which we will announce for the next episode next Saturday. So, ayun, so sana, ano na, confirm na yan, let's just bring in more people dito sa show natin. I hope na appreciate nyo yung show. So, press F lang dyan sa comment if nag-enjoy kayo sa show natin for ano for this week. So, moving on, Kuya Grant. So, wait lang, nag-play yata yung sounds niya. Nag-play ba? Oo. Close mo na yan. Shoutout sa NVIDIA ulit. Thank you for the prizes for last week. So, moving on to our next segment, B2G Care. So, mag-announce na kami ng dalawang promo dito na medyo sulit naman for your money or to get a kickback sa binili nyo. So, first one off is... So, yung mga gaming laptops ng Asus, no? Yeah. Yes, Asus promo. Currency promo. Has a promo Asus for gaming laptops. So, eto na. Study and game on. Ay, ako magsasalita. Asus. Oh, Asus to eh. The house that ROG built. Alright, ano ba meron? Hindi ko rin alam. So, they have a promo, libreng Asus Sagaris GK 1100 ah, keyboard. Keyboard. Mechanical yan, di ba? But yeah, oh, yeah. Cherry Blues. Oh. So, qualified models. Qualified cherry models ito are laptops valued at 100K and above. So, yung Cherry Blue na keyboard, bully ka ng laptop. Yung yeah, GX800 na bilhin nyo. GX800? Oo, oh, 370,000 lang yun. Oh, mura-mura. Kaya nyo yan? Benta nyo lang dalawan yung kidney, pwede na. Pati paa siguro pwede. So, for laptops below 100K naman, ang libre naman ng Asus ay ang ROG GM 50 plus which is an hindi naman siya extra large and durable mousepad 3K so triggering daw yung price nito. I think yung Asus Sagaris hindi yan available for sale dito sa Pilipinas, so it's an exclusive promotional item. So ayun nga, mali pa nga yung gamit na sa picture, no, Cherry MX Blue Switch pero red yung picture. Mm-hmm. Kung napansin nyo, hindi na na-edit. Namatay bigla yung mouse na gamit natin, BossMac. Lobat na ako yung gun. Ay, okay na. Basta ang mahalaga dyan, kung mahilig kang maglaro, mahilig kang mag-games, ang pinakamahalaga, prioritize your studies first. Oh, then, yeah, it will come through, it will just... Responsible gamers. Oh, being a responsible gamer. Pa-plastic nyo. Wow! Ay! 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 Ka-graduate ko last month. Guys. Maganda pa ba yung isyan? Ne, sa totoo lang kasi talaga, kung gusto mo talaga maging isang real gamer, siyempre study first. Kasi yung pag-aaral, kasi may ano yan eh, limit yan eh, natakbo yung oras na tanda ka. Ang paglalaro na andyan lang yan eh. Naandyan lang yan eh, hindi nawawala yan. Yung pag-aaral kasi nawawala talaga yan. Pero masama rin kasi na tumanda ka na walang napag-aralan, di ba? Paano ka bibili ng gaming PC niyan? Wala kang ano. Wala kang pag-aaralan, di ba? Real talk tayo, di ba? And moving on sa next B2G Care promo yung... natin. So ulitin ko lang, so pag 100K upwards yung laptop, may kasama ang Sagaris na mechanical keyboard. Yes. Then pag 100K below, you have the mousepad. Okay. And then if bumili ka ng pre-built system, the... Yung mga ano nila malaki. Yeah, the GT51 series, ang kasama mo naman ay ang... Xbox controllers. Okay, so yun, so shoutout sa ano sa mga gustong bumili ng ROG laptop, if naghahanap kayo ng reason para bumili, actually re-recommend ko is yung mga nasa ano sa mga nagtitipid ng budget, FX553, GL553, GL753, sakto-sakto sa budget niyo yan. Meron tayong mga concept stores sa Mega Mall, North Edsa, and maraming ano, Mawa, check niyo lang yung ano. Punta kayo sa Asus ROG na ano na fan page, makita niyo lang yung concept store. Sa ano, pagpunta kayo ng SM North Edsa, nandun si Ito Rams. Shout out ulit. Punta kayo sa counter, sabihin nyo.
Nasaan po si Tito Rams? May discount niya. Sayang yun, sayang. Yung hahanapin si Rams na manghihingi lang ngayon ng discount kasi kakalta sa sweldo niya. Iyak lang! Pero ang alam ko dyan, pagka bumili kang jacket, libre yung laptop. Ha? Bumili ka ng jacket, libre yung laptop. Grabe yan. Para dun sa mga para dun sa mga hindi ano, para dun sa mga walang malapit na ROG concept store, pwede rin kayo tumingin sa ano sa Complink, yeah, Complink. And other ano, retailers like PC Express or ano. Mm-hmm. Yes, basta if you want to obtain a gaming laptop, basta pumunta ka lang kayo sa pinakamalapit yung retailer. Yawa. Nagsisell out ako ngayon ha. MSI, ay ano, tawag MSI, Asus, Acer, yan lang yung mga ano eh, mga parang legit na ano, na gaming brand talaga right now. Everyone else, nagta-tryhard pa lang yun. So, ayun. So, pero para sa akin, syempre, Asus. Alright. ROG number one! Ayan. Hashtag sell out. Yan, moving on sa next B2G airs natin na promo. Ito hindi pa daw napo-post sa Facebook, so binigay lang sa akin to kanina ni Sir GB Aquino of Acer Philippines. Hindi pa napo-post? Hindi nag-post yung complaint kasi mali daw yung mechanic. So any other official, you're seeing this first from Back to Gaming. Oh. May mga so, exclusive yan. Ano kami. So oh. Ito yung promo nila. So ibig sabihin kayo pa lang talaga meron na. Well, sabi nila sa mga Facebook pages daw, wala pa. So, ito, free G-Shock if you buy Acer qualified laptops. Oh, G-Shock! And then, pag if you go higher tier models like the Predator 15, 17, may libreng Predator mouse. Okay, so G-Shock. Pag nag-Predator 17 and above ka, headset naman na. What's sad about this promo, ano ba? Hindi mo makukuha yung mouse headset. And watch okay, at so, one buy. If ayaw nyo ng keyboard, gusto nyo naman ng relo. Pag-usapan natin yan. Wala akong sasabihin. Basta ako ROG number one. So ayan, moving to our next segment. Ito na yung Matrix medyo... Matrix. Ito na yung medyo mainit-init natin kanina, yung na-skip down natin. Yeah. So, B2G says, ayan na. So, ano kaya sa tingin nyo pag-uusapan natin mamaya? Ito na. So, going to comment na topic. The biggest so, topic. So, ganito natin ipo-flow to. Ganito ipo-flow to. Ako na mag-direct ng discussion dito. Kasi I think ito, very big yung impact nito sa community. Just like the discuss natin last week, which is the GPU shortage, yes. For this week, ang di-discuss natin is yung CPU. Yung shortage naman ng Intel G4560. So ano ba ang alam natin sa ano na to? The Intel G4560 is the entry-level dual core from Intel. It is a, alam ko, hyper-threading. Actually dito, na G4560. Para siyang Core i3. So naghahanap kami. Nalaglag oh, na. Nalaglagan yung test bench yung BossMac. Buhay pa naman. Hindi yan masisira basta-basta. So meron tayo G4560 dito. Yes. Brand new. Ano, for auction? Hindi. auction natin. No? Bidding. Magbabasa, magre-review ang ano. So it is dual core, hyper-threaded. Gusto ko lang i-confirm yung specs niya. Kasi magiging rare na to. Malapit na maging rare to. So okay, once again, balik tayo. So, ayun. Situation right now, this is the most preferred CPU ng mga nagbubuo ng entry-level machines. Like a, ano nga ba, like a, ng mga iCafes, ng mga entry-level builders. Actually, ito yung favorite ng mga, ano, gumagawa ng build guides, no? Build guides talaga. Yun yung, ano, yung mga situation ngayon. Kasi hindi, from a performance standpoint, tumatapat siya sa Intel Core i3 2100. Yung mga ano, yung mga second gen. Oh. Kahit nga yung third gen i3, kahit palagi. Ang laking tulong nung ano, nung hyper-threading talaga. So, ang situation, dahil nga, ano, ito, explain ko sa inyo ha. Sa Pilipinas, dalawa ang pinaka, ano, mabentang CPU ng Intel. It is the Core i7-7700K and itong, ano, G4560. Hindi ko alam kung maniniwala kayo, hindi. Pero silang dalawa ang pinakamabenta. Top seller. Hindi ganun ka, ano. Siyempre may i5 and may, ano pa rin, i3. Pero
sa ngayong ano generation, the i7-7700K and yung G4-560 ang pinakamabenta sa lahat ng ano CPU ni Intel. And hindi muna natin i-involve si Ryzen dito, iba yung target niya na ano na market. Market. Entry level 'to pinag-uusapan natin. So ano ba talaga ang situation? Ang post ni PC Hub is referring to ang post ni PC Hub is bakit siya sold out? Possibly bang ano? Possibly bang declining yung sales ng i3 or mga ganun. So ang nire-recommend nila is mag-upgrade kayo sa G4400. Magkano downgrade. Ang ano? I mean downgrade. The G4400, yan yung Pentium Anniversary Edition, right? So okay, G4400 Anniversary, G325. Ah, G325 pala, sorry. So G4400, I think yan yata yung non-hypercredit. So akala ko yan yung overclockable version. So upgrade ka talaga sa i3, which is around 6K. Diba? Ayun nga. So ito, didiscuss natin 'to ano 'yun. So para sa inyo, anong bago ko sabihin kung ano yung alam ko dito sa situation na 'to. Para sa inyo, anong impact nito? So ikaw, start tayo sa iyo, Grant. Anong possible impact nito sa ano? Sa community right now. Community kasi G4560 talaga ngayon one of the sweet spots sa ano sa CPU lalo na kung mag-budget budget build guide ka, no? So for your money's worth kasi you're getting hyper threading. So kaya ako na mention yung G3258 kanina kasi ayun nga, so ang step ng Intel is last year they allowed overclocking on a Pentium. Ngayon naman they're allowing hyper threading. So with that, no, people are getting value for their money since diba dito sa price range na to, dito kumakagat ang AMD. Well, before, kasi ngayon, it's not very recommended to go APUs. So, dito, yeah, either you can downgrade for a G4400 or upgrade to an i3. Or altogether, you can just really save up your money kung kaya mo namang tiisin. Nag-antay ka naman na, di ba? Alin na naman ng konti pag-antay. Wala bang ano? Rason kung bakit nag-sold out? Like, ayun nga, sasabihin mo sa inyo mamaya. Ayun, sasabihin daw ni BossMac. But as per PC Hub post, they are due to increased demand and then they are guessing controlled production daw to boost the sales of i3 processors. Kasi nga, people are preferring G4560 rather than the i3 because of the performance per dollar or peso. So, and go-to CPU din to ngayon ng mga miner. So, may factor, pero wag nga naman sila sisihin, no? So, well, ayun, si, ano, kayo, anong opinion nyo? Ang ano ko lang naman, kasi, sold out yung G4560 because a lot of people are using it. Especially, lalo na, mga taong nag-i-cafe. If you can, isipin, madami namang nag-i-cafe gamit nyan, eh. And I think kailangan nilang yung stocks ng i3 hindi nagagalaw. Yung G5-460 nauubos dahil sa tambak-tambak yung orders eh. And you can't, I think hindi ka naman siguro magiging hindi ka makapag-order agad, kailangan mong anuhin muna lahat kung saktong ubos tapos magpapadala ng bagong shipment. Depende talaga, pero mostly madami kasi kumukuha, that's why nag-sold out. Hindi naman para sa gamers lang lahat yan eh. Yeah. May gumagamit din for other applications. Like, pwede nilang gawing server, parang server sa NAS nila, ganyan. Depende sa usage. Ikaw. Sa akin kasi, nung mga before, nung unang labas yan, di ba, nag-hit yan yung price na around 2.9? Something ganun. Oh, mga 2.9 ganun. Siyempre sa akin, hindi naman sa di ba yung benchmark ng G4560 versus dun sa i3, 6100, hindi sila parang 5% difference lang yung performance. Pero kasi di ba, nakita mo naman yung price ng G45, di ba? Siyempre, sa mga Pilipino, ang iniisip lagi na yung sulit yung bad, yung performance, hindi rin naman ganun kalimit yung layo ng di ba? Yung siguro yun yung din yung naging reason kaya naubos talaga yung stocks ng G4560 ngayon. Yun lang din yung ano. Kaya Steven, para sa akin siguro yung marginal difference nga. Parang una kasi, dati sabi ko hindi ko rin siya pinapansin na 4560. Tapos lately, nung nakikita ko nagbo-boom siya sa mga cafes na nagkakaroon ng setup na ganito, talaga. Sabi ko, very promising to. Lalo na nung ang katambal niyang graphics card is
I think 1050 or 1050 Ti. So from there, sabi ko naisip ko, ba, kung gagawa ako ng secondary rig ko para lang makapag-Dota or let's say League of Legends or anything na gusto mo lang maroon optimal, pwede po na nasa akin, gusto ko talaga siya i-recommend. Nire-recommend ko talaga siya sa iba kong tropa. Tinasabi na, pre, pabuild naman ako ng ganito na malalaro ko sa ganito sa very optimal na lalaro. Sabi ko, sige, gawin mo to. Meron naman feature si GeForce na GeForce Experience. Doon, i-optimize lahat para sa'yo. Maglalaro ka ng mas matino nang wala kang paproblemahin. Ikaw, siya nang bahala sa'yo. Maglaro ka lang ng gusto mo na swabe lang talaga. So, I think parang with this na nagde-decline yung sales, siguro medyo, it's a regret, probably. Well, siyempre, pina-factor out natin nandito yung i3 na processors na kailangan mabenta. Pero siyempre, may regret pa rin eh. Siyempre, kung hindi ka pa nagkaroon, probably you can get it right now. Parang... Kasi parang ang nangyari kasi ngayon yung sa i3, natulog siya. Parang tulog yung bentahan niya. So, hindi siya gumagalaw. So, dahil, sa marginal talaga. Siguro yung difference sa performance, sabi natin marginal, pero depende na rin sa availability. Ganon. Yun. Ikaw. Yung sa side ko. Ayun, sa akin, G4400 pa lang yung nilabas to, yung nirelease yung G4400. Nakita ko na siya ng potential eh. Sabi ko yung susunod dito, ito mag sabihin natin yung talaga. Kasi yung G4400 natuwa din ako eh. Binasa ko lahat ng reviews kasi yung mga gumamit nun. So yun, nakita ko, pinapartner nila talaga yung GTX 1050, 1050 Ti. So, yung G4560 tsaka yung GTX 1050, imagine, makakalaro ka ng usual 1080p, di ba? Imagine. So, sa ganung budget. So, yun, kaya siya bumenta. Yun ang din ang tingin ko. Kasi, sa price na yun, napakaswak. Imagine, naka 1080p gaming ka sa MOBA games, di ba? Hindi mo kailangan ng i7, ng i5, ng more cores, di ba? So, yun lang, napakagandang combo niya. Kaya, hindi lang siguro ang rason kung bakit naubos. Masyado talaga nag-click. Kung hindi ka man nagkakapos. Kasi minimal naman kasi pag gamer ka, hindi ka naman mag-video edit, rendering. You don't need those mini cores or ano. Mas ano ka lang eh, more on minimal performance. Yung mga hindi naman naglalaro talaga ng mga AAA games. Hindi ka siya nagahabol sa high-end na eye candy ganyan. Yung marami kasi naghihingi talaga ng build, kagaya sa atin, mga enthusiast tayo. Marami nang hihingi ng tips. So, ano pa magandang CPU na gamitin? Ano ba maganda pang gaming? So, yun. Siyempre, most recommended natin yung CPU na yan. Then, yung partner ng GTX 1050. Yun. So, yun. Nakakatuwa siya sa 1080p. So, yun. Talagang bumenta talaga siya. Kasi nakatuwa dati at 2.29. Makakabili ka ng ganong De, actually, meron. Naabutan ko pinakamura, honestly. Ah. May 2.8 niyan. Yung unang labas ng PC ng G4560, 2750 yun. Yung limited edition pa ng ECPC dati eh. Diba sabi nila? 2750, yun. Alright, so yun yung situation niya. So narinig niyo na yung mga opinion nila about the G4560. Definitely unanimous yung aming opinion dito. Maganda siya. The G4560 is the most balanced na entry-level CPU. Sorry. If you just want to game. So gusto mo talaga magbuo ng entry-level PC, the G4560 is the way to go. Ngayon ako personally, nire-recommend rin namin siya. Talaga, if you are naghahabol ka lang ng purely games, di ka competitive, I mean, sa in terms na gusto mo ng high performance na PC pero still strapped ka ng budget, this is for people na gusto lang talaga mag-enjoy ng esports games nila. So, with that said, sasabihin ko ngayon kung ano yung nararamdaman ko as an industry insider, ano nangyayari dito. So, this is a move from Intel definitely to... Like, one thing is to increase sales definitely ng i3, and matignan nila if gagalaw ba yung i3, if willing ba na maglabas ng pera yung mga budget consumer builders, yung mga consumers, willing ba silang umapak sa i3 kahit na alam nilang malaki yung difference. So, what if, ito yung what if situation na paano kung talagang hindi naman nagkaroon ng G4560, paano kung i3 lang ang pinakamura na processor ni Intel, bibilin pa rin ba ng tao? Ito yung move nila, preemptive move to para dun sa mga tao na nakabuo na ng i3 tapos biglang ilabas yung Ryzen 3. So dito lang papasok yung argument na natatakot sila dun sa Ryzen 3. Definitely may kinalaman to dun. So what if ilabas yung Ryzen 3, hindi na talaga kikilos yung i3 kasi it is a pure quad core. Totoong quad core ang Ryzen 3. So this is one of those possible theories na nag-cause nitong issue na to. Hindi lang Pilipinas ang may shortage ng G4560. Right now, Malaysia,
Vietnam, Indonesia, meron din silang similar situation. So, hindi lang Pilipinas to. Once again, para dun sa mga gumagawa ng conspiracy theory, hindi tinatago ni PC Hub yung G456 nyo. Hindi niya binibenta to sa mga miner, kaya mag-sorry kayo sa PC Hub. Yan. Baka so, si Easy Tommy, tamaan nyo din ha. Pati si Easy Tommy, huwag nyo rin nyo na mag-sorry kayo kay Easy Tommy, hindi sila nagtatago. Isihan nyo lang. So, ayan, alam ko itatanong dyan eh. So, Boss Mac, mag-G4400 ba kami? Or o mag-i3 kami. Para sa akin, like I always say, if talagang gusto nyo mag-game, tipirin nyo na lang yung mga baon nyo, mag-sideline kayo, talagang i-increase nyo na yung budget nyo. As much as possible, i3 plus 1050 Ti ang buhayin nyo. Just to get the full, the most minimum, ay most minimum pero fullest gaming experience na mga pwede nyo ma-enjoy sa 1080p. If hindi kayo naka-1080p, sa pati 1050, pero enjoyin nyo talaga kasi 1080p is the minimum. Basta yun ipon. Yung sasuggest ko. Ipon. Mga student builders dyan, ipon. Uy! Shoutout kay Brian Snow! Salamat sa panonood! Diba? Justice for PC Up, justice for Easy Tommy, Easy PC. So, napatawa na si Sir Tommy eh. Si Easy Tommy kasi. Baka merong gagawa na naman kasi ng ano dyan. May magpo-post na naman sa RUPH. Diba? Ganun na naman yung mga yan. Sisisihin na naman ang ano. Trigger na naman ang community naman. Sisisihin na naman lahat ng ano. Kung meron kayong concerns. Giveaway ako actually from PC Hub eh. Hindi ko alam kung paano natin gagawin to kasi ang dami nating prizes right now. Sorry for this episode. So next week, tatabi ko lang yun, we have big prices. As in, big prices. So, sali ako, PC Hub. Sali ako. Swerte ito mga to kasi next week wala sila eh. So, ang pupunta yata next week si Tito Rams. Tito Rams! Tito Rams! Cancel ka ngayon. Nvidia shirt ka lang. Tama. So, pwede siya sumali this week. Ano ba itong iba natin dito? Ano ba ito? Ito, some giveaway items. Sir Ronnie, Sir Jimmy ng MSI. Galing kay Sir Jimmy. Ah, galing kay Sir Jimmy ng MSI. Kasi isang mouse galing. Kaya ano, kay Kuya Will. Kuya Will ng MSI. So itong mga kasama natin are Armad members, no? MSI is a very question and answer portion, di ba? O magtatanong tayo, pag may sumagot na una, baka pwede natin bigay ng ano. Oo, pwede. Sa question and answer naman. Tapon mo na lang sa monitor, catch nila. Saluhin nyo, saluhin nyo. Salo. Lulusot doon sa screen na. Mag-question na lang. 13 pieces. Ang dami na ito. MSI key. MSI earrings. Earrings. Ayan yung ganta sa cellphone. Sa cellphone. So paano natin po? Ayan, may live demonstration. Ito siya. Question and answer portion ata, Boss Mac, or ano? Hindi, paano nyo pagmimigay yan? Parang sinay lang nila ba? Sinay lang nila nilabas to. So hindi ko rin alam. So actually, ganyan eh. Nung during Mandalo ba yan eh? MSI gathering. Last 3 weeks na? 3 weeks ago. Nag-live pa kami yun. Sinabi ko sa kanila, exclusive lang yung mod. So ito, itatakas na namin. Tinangay lang namin ito. Ninakaw lang na yun. Leak lang yan, leak. Siguro kung pupunta kayo ng Gamers Day, doon na lang siya magbigay. Oo, probably. Tapos yung real name na lang siguro, magdala lang siya yung ID, no? Para confirmation talaga. Valid ID, no? Ganito, kumari sa inyo naman yan, kasi ako ang ginagamit kong verification, once pinili namin yung winner, yung actual account na pinang-tag nyo, pinang-share nyo, yun lang yung pwedeng mag-respond at kumuha nyon. So, diba, tignan nyo yun. During the side, yung string bag. Ay, tapos ayan, meron pang dalawang MSI bags. Ano, Mark? Courtesy of Sir Jimmy. Shoutout nga pala kay Boss Jimmy Wang. Mark, pera, ma'am. Ayan. Grabe, may gaming bag na kayo. Oo. So, ang dami yung i-game. Guys, ito ba yung secret recipe, yung tinatawag natin Dragon Ball. Dragon Ball. 3 pieces yan, pero isang set. Ano ba lang ilan yung sa Dragon Balls para makomplete mo? Ito. So, kulang ka pa ng 4. Para makomplete. Tapos, unbox. Ito pa isa, kahit tayo. Yung isa pang ipapag-giveaway, courtesy of... Pero guys, ito pag kinuha, nakuha niya. Isang set talaga niya makuha. Ito pa malapit. Ang cute niya, actually gusto. MSI. Mouse mat. Sir Mark. Tapos yung isang mouse galing kay Sir Jason. May game codes pa daw ba? Ilan na lang game codes? Game codes daw. We have only one game code. One game code, so mamaya na lang. Medyo ending na lang yan, ha? And... May game codes po tayo. May game codes pa ba? Last one. Courtesy of Sir Carlo Lantada. And sa mga ano dyan, if
courtesy of RUPH. Guys, may giveaway din po tayo. Ayan. Super deluxe din po na brownies natin. Okay yan. Kay BossMac pala ito. BossMac pala ito. BossMac. Ito, giveaway kami ng mashed potato. yung croissant na dudurog. Galing pang Saudi yan. Inangkin ko na yan. Galing pang Saudi yan, ha? So guys, just a reminder, so may ongoing giveaway tayo ngayon, courtesy of Pacific Esports. Ito yung primary giveaway natin. Yes. Once again, share nyo lang to. We still have 30 minutes to go dito sa show. Meron kaming mga... May one more segment kami, pero before that, giveaway muna natin to. Pero if gusto nyo manalo ng MSI keyboard, courtesy of Pacific Esports, like and share this video. Share it with the hashtag AskB2G, too easy for B2G, and hashtag Pacific Esports. And automatically, kasali na kayo sa giveaway namin. Hindi, iwala ito sa Pacific. Pacific. Ah, nagsimula tayo last week with just game codes and t-shirts. Ngayon, peripherals na. BossMac, baka next week, anong balak mo? Pwede lang ako. Kung gusto niya talagang mag-grow itong show na to, I mean, talagang aabot tayo sa point na merong isang episode, mag-giveaway ako ng 1080, mag-giveaway ako ng X299, ng C270, aabot tayo dyan. Pero help us make it possible by making this show grow. Tiwala lang kayo, BossMac to eh. Just support the show and keep ano. Kasi para naman sa inyo to, yung ginagawa namin. So, paano natin gigibaway yan? Yun nga lang eh. Para... Hindi, ganito. Ilan yan? 13. Kasi pag yung mga taga ano, yung mga taga ibang, gusto ko nananalo rin yung mga taga ibang ano eh, taga ibang region. Gusto ko yung mga taga Mindanao, taga Visayas. Grabe, Mindanao, sa Marawi lang ano lang, Irene. Pupunta pa ng ano dito. Yung mga taga Marawi, gusto ko manalo rin sila. Ilalagay sa barrel, no? Gusto ko pair sa lahat. Irene sa barrel? Paano ba natin gagawin ito? Irene's 13, Irene's 10. Ano ba ang suggestion yung para? Yun nga sinabi ko, yung number. Una kong... Hindi, ganito yan. Sa dami niyan, mag-comment lang kayo rito. Comment lang kayo with the hashtag RUPH. Automatically, kasali kayo sa raffle ng i-ring ng MSI. Tapos i-raffle na lang doon sa ano. May viewer pala tayo from Davao. Lahat yan. Lahat na Tangas. May viewer pa tayo galing Pluto. Wow, sir. Ulitin ko. Comment nyo, hashtag RUPH. Meron tayo isa. For the MSI i-rings, okay? Puro RUPH. Automatically. Kasali na kayo. So yung mga ibang Facebook groups yan, baka gusto niya rin makisabay. So, just for announcement, yung RUPH po is a enthusiast group, Rigs Unlimited Philippines. It is head by one of the, andito ngayon yung admin na si Stephen Fernandez. Tapos si, shoutout kay Sir Lawrence din, admin din ng RUPH. And other admins, shoutout kay Sir Homer. Sir Justin. Sir Justin. The anti-miner. Pinsan ko na yun. Rigs Unlimited. Shoutout din sa mga sa GameCon happening right now. Yes. GameCon. Sino ba pumunta doon? Dala-dala The Geeks. Palagi yan. Yes! Ilan ba ganyan yun? Represent namin yun sa ano. Walking billboard nila yan. Walking billboard yan. Wow, so may viewers pa tayo all the way from Qatar. May mga viewers tayo actually sa Middle East. International. Wow! Shoutout sa Dubai! PGM na ito. Mga Pinoy gamers Middle East. Alright. Oh, sa mga PG ano. PG, PGME. Mga Lesser Cromwell Ong. Maranood ba eh? So ayun, once again, sa mga kakasali lang, yung mga hindi nakikinig, uulitin ko, just comment, hashtag RUPH dito sa stream na to, and you automatically get to be joined dun sa raffle, i-ring, MSI, na yung itlog, yung gashapon, yung dalawang string bags, and of course, yung Twitch Nation, hindi ko yun nakakalimutan. Mag-comment yan kayo sa Twitch, hashtag RUPH. Diba? BossMac, paano daw tayo? Sabi ni Sir Lawrence, guwapo post naman daw tayo. Iba kasi team natin ngayon. Pero, diba, may post naman ako sa wall court. Yun na yun, okay na yun. Diba, ano? Ang team, kasi last week, ang team namin is yung Guapo Army. So this week, ang team natin is yung hashtag no! 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 Hashtag of the week, no! Include nyo na, no? Hashtag no? Na-notice lang namin kasi kay Kuya Brian, so mahilig siya mag-no eh. No? So medyo nagbibinata pa yung kapatid natin.
So ayun, shoutout Kuya Brian's doon, appreciate namin yung ginagawa mo. Konting effort pa, konting dagdag lang sa ginagawa mo. Mag-benchmark ka, please, mag-benchmark benchmark. Ka. Benchmark. Diba? If you can't include, ano, hindi ka wala na sa inyong benchmark, you can include other benchmarks, like, mag-source out ka lang. Oo, no, Google lang, dyan yes. Yan. Kaya-kaya natin yan. Source out? May pasang tumakot din. No? Alright! Alright, next. Ano na tayo? Yeah, so, once again, ulitin ko lang yung dalawa nating ano, promo na nangyayari ngayon dito. So, gusto ko maging 200 views to eh. Kuha pa kayo ng viewers. 200 viewers. No? Hindi. No? Gimigay. May MSI cup dyan eh. Gusto ko dito sa stream natin pamimigay. Akin to eh. Bakit mo? Yung paniwakan yan. Bawal mo sulitin yan ha. Tawag lang. Ako pwede. ROG ako eh. Pero may pinagawa kami, sinadya kami. Eh, ano eh, MSI brief. MSI brief, okay. RUPH brief. Diba? So ayun, yun yung mga na natin. Comment lang kayo, hashtag RUPH, then kahit anong hashtag pagkatapos nyo. Pero yung main prizes natin, which is the keyboard and mouse from Pacific Esports, parehas din yung MSI, just share this post with the hashtag, hashtag AskB2G, hashtag too easy for B2G, hashtag, pero importante yung hashtag Pacific Esports para alam namin for this episode yung shinare nyo. Set it to public and automatically next week, kasali na kayo dun sa raffle. Nagagalabi namin, nanonood sa atin yun. Pin comment naman ata yung hashtags. You can, nyo. Yeah? So, Steve, yun yung request daw. Ang dami yan, mga comment na, ano, RUPH. Napaka-importante yun. Kailangan natin ng... Hindi sticker eh, madami nagtatanong sticker. Oh, yun nga, BossMac daw, marami nagre-request daw ng sticker. So, kaya lang kasi kailangan hindi po sticker yan. Request ng pinrint lang niya, photo paper lang yan. Photo paper lang po yan. Yan sticker. Dala-dala lang namin itong mga guys pag kami mga event kasi. Represent lang namin yung group. Yung group. Sama mo na yung nasa taas, yung too easy. Kasi hindi kayo, hindi kayo nagdala ng ano, ng Sharpie. Hindi, ng ano. Marker. Mang marker. Meron tayong pang pansay. Diba? Kumari ako si Anmateo. Shout out kay An. Shout out kay An. Ako si Anmateo. Ano ba mag-pansign yun? I love you, lalagyan natin yan. Mara, si tropa natin, si Jomar, taga dyan lang yan. I love you, Jomar. Diba? Tapos, yung mga ganyan. Dapat may ano. Next week! Meron ka dito marker yun, may marker. Wala nga nawawala yung marker kung may nag-menok eh. Pang-gandam yan. Pang-gandam yan. Pentel to. Ayan guys, sa Jex. Yung Everwing Esports. Everwing Esports. Esports Everwing. Wala na. Pero Sir Mark, pwede tayo magawa siguro sticker nito. Tapos, pag may mga gustong ano. May tropa tayong gumagawa ng sticker! Sino ba? Basta! Para ilala! Shoutout sa tropa namin na gumagawa ng sticker! Sino ba yun? Hindi ko alam, pero meron dyan. Ito pa pala, since ano, napa-plug lang namin ang group dito. Sa July 22, kasabay nung actually before ng NVIDIA GX gathering, ang Ringside Limited team ay kasali sa ROG Masters. Support Dota team. 2 qualifiers kasi yung team na sinalihan namin. Well, meron din CSGO team na probably hindi na yung ilan members namin kasali, ewan ko lang. Pero yung Dota sa amin, Dota 2 Dota 2 talaga, namin. Dota 2 tournament. So kami tatlo, si Mark, ako, tsaka si Jhun kasali dun. Tapos yung dalawa, wala dito, nandiyan siguro nanonood. Diyan lang sa subito na yan, nanonood lang yan. Si Invoker Lord team. Yung Invoker Lord na Venezuela City ata ba yun? Kasali mo kami, so sana supportahan yung team namin. Ngayon lang namin may experience tong ganitong feeling ng pagsali sa tourney na probably kung may chance ay di given a chance. Talaga dapat si Sir Lo kasama sa atin, kaya lang nabi siya na busy kasi siya sa Jex, no? Kaya medyo wala ka natin. Kasali. Oo, yun. So maraming team sa sumali. So yun po, sana supportahan yung Rigs Unlimited. Let's fight. Alright, so yun. Di ba biruin nyo? MSI daw supporter nila tapos araw. Ano ba yan? Experience na inanap eh. Experience lang. BossMac. Walang ganyan lang. BossMac, nakalive tayo. Patay tayo dyan. Mahuli tayo dyan. Hindi man lang in-sponsor ng keyboard tsaka ng personal na mouse. Boy, I like that. Nagpagawa ng damit na lalari sa Rock Masters pero nakasapa kay MSI. Jesse. Sinasabi ko, this is the house that Gigabyte and ROG built. Amen. Amen. Amen.
Pero, naman ko na lang ha, yung sa 24 oras na yan, nabali yung anong yan, Bible study na yan. Oh, so, tapusin na natin. Anyway. We still have 15 minutes remaining in our show. So, let's move on to our next segment, which is... B2G unboxing. Meron na ano, actually wala akong ganung bago ngayong linggo, pero may mga na-overlook ako na hindi natin na-unbox last week. So gusto ko lang share sa inyo yung mga ano, the B2G unboxing is about yung mga existing reviews namin na minsan kasi pag reviews ilalabas ko na lang, hindi ko na tini-teaser yan eh. So may mga hindi kayo nakikita minsan na hindi ko naman sinishare sa social media na andito sa ano, na andito sa laboratory ko right now. So I think I have 3 to share with you guys. And first off, naka-unbox na sila lahat actually. So ito hindi ko sinali sa Try Hardware kasi ano yung diniscuss kanina, yung evapolar. Pampalamig daw siya. Issue yun sa Pilipinas eh. Dito, sa ano, ito galing to sa ano, sa Europe. So I have this. This is the Caliento hand warmer. This is made by Caliento and dalawang purpose niya. Una, hand warmer. Second, power bank. So wala pa tong price, pero this is the product right here. So meron siyang USB port and meron siyang button. So nag-iisa lang yung button niya and if you press it once, power on. And gagana na siya. Makikita nyo yung charge niya rito sa side na to. Hand warmer. Nakainit ba ng pizza pag pinatong mo? Ano siya? Hanggang 60 degrees ang init niya. So, ito yung purpose niya eh. Sa ibang bansa kasi, yun nga, like I said, galing Europe to. So, cold climate sila. So, para sa akin, for a competitive player, importante na in condition yung kamay ko. So, yun lang yung salita na nagpapainit. So, technically, pag nilalamig ka, ang hirap kumilos ng joints eh. Yung minsan, nagpapalagotok tayo, gano'n, di ba? Mm. So, basically, ganun din yung purpose niya. Para lang mag-loosen yung joints mo, umiinit siya. So, meron siyang 2 settings. You can set it to 40 degrees, you can set it to 60 degrees. And nilalapat mo lang yung kamay mo dyan. Tapos yun, gagana na siya. If hindi mo siya ginagamit, pwede rin siya maging power bank. So, stay tuned sa ating review. We have thermal images nito in actual application. So this is one of those items na re-reviewin natin. This is the Caliento hand warmer. Dual-sided siya. So pwede niyong pa ganito. Amen. Or pwedeng isa lang. Ayos, no? Alright. Pero masarap talaga pag hand warmer yung friction talaga. No? Yan. 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 Friction yan. Friction. Ganun lang. Ganun lang. Ganun lang. Iba naman kasi nasa isip niya. Baka yung siya sa isip niya, takbo sa banyo. Hindi ko alam yun, For our next item, we have, ito talaga hindi ko pinakita eh, pero may mga bangas na to. So hindi nyo nakikita dyan, may mga bangas na yan. So this is the Apacer AC730 Armored Shockproof Waterproof Portable Hard Drive. So this is 1TB and basically invincible to. Nakakapote to. This can withstand 1.5 tons of pressure. 1.5 tons. Pwede ba ibalibag? Grabe yung pagsabihin? Hindi ko alam eh. May martilyo ako dyan pero masisira yung kamay ko. Ang sakit nito pare. Pagsabihin kahit daanan siya ng 10 wheeler na ano. Hindi, basta hindi siya 1.5 tons. So, pag 1.501 tons na siya, pwede nang mayupi talaga. Mayuyupi na. Ibig sabihin, pag may magnanakaw pala, pwede mo yung pasang mukha ito ng magnanakaw. Pato mo lang, pwede mo. Alam mo, talagang 50-50 ang tatamaan ito. So, yun, ganun siya. Dangerous nga siya. Actually, bagsakan ako dito sa paa. And wala na yung sugat, gumaling na eh. May sugat ako sa paa na bagsakan ako dito last week. Kasi nung tinetesting ko siya, ini-itcha-itcha kong ganun. So, may video ako nito sa YouTube na dinudurog-durog ko siya. Ang alam ko may video ka na nang magsasipa. Ayan, hindi ko lang papalabas natin yan. Torture test, drop test. Ayan, tinamaan ako niyan kaya nagsapatos ako. Kasi titignan nyo, wala akong medyas yan eh. Nagsapatos ako kasi pinagsakan ako sa paa. Diba? Ayun, pas ano ba yan eh, parang kunwari, hindi ko pa yan eh. Kung sinadya ako pala, in-slam kong ganun, pwede rin pala. So ito talaga, ito ewan ko lang kung sino gagawa niya ito ha. Kahit si James Bond yata, hindi ginagawa sa pelikula yan eh. Tingin mo yung sahig ko oh! Nadurog, durog na! Nagmintis pa ako! Pero gumagana yan, actually right now gumagana pa to. Kung hindi ko alam kung babawihin sa akin to eh. So kung hindi mabawihin sa akin to, pag-ibawi pa natin to, used and abused.
Abuse and abuse. Actually, gusto ko, ano, gusto ko pasagasaan sa sasakyan natin. Pero tayo, pwede lang ano niya, no? O, di ba? Salbahe! Naawa ka naman sa ano. So, ibig sabihin yung mga gagamit na na-rage gamer, no effect, no? Diba, eh, little weapon na to, eh. Diba? Ano kinukopya mo? Napakilam! Don't try this at home talaga, seryoso. Seryoso? WWE so, talaga? This is the Apacer AC-730. Ito ang ano, diba? Ito ang tank ng mga ano. Stop mo yan ganun kasi maingay yung video na yan eh. Alright, so next up, ito, balik tayo sa basics. Yung mga ano, hindi ganyan ka-special. Normal lang, normal. So, special snowflake? Ito, oh, normal lang. We have the ASRock H110. MG M2 motherboard. So basic na motherboard. Hindi siya mining board. Diba? Hindi siya mining board, hindi siya anything special. So first time kong lalabas 'to sa kahon. Oh, may nahulog pa. Pakikuha grant. 'Yan yung ano niya, M2 screw. Okay, magbibigay na ako ng game code bago maubos yung baterya ng laptop ni Grant. So naka-charge siya na. Last game ko. Iwan ko lang 'yun. Walang special dito sa motherboard na 'to. So hindi siya pang mining. Hindi so, parang simple nga na lang siya talaga. Simpleng. Oh, motherboard lang siya talaga. For starters, so out of the box, gumagana na siya agad ng ano. Gumagana na siya agad na pwede sa mga ano, sa KB ano, Lake. Intel? Yes, this is socket 1151. H110, pero out of the box, with the latest BIOS, gumagana na siya with KB Lake processors. So sa mga 4560 user dyan na. So, basically, that's it. Yun lang ang bagong dating dito sa B2G Laboratories for our B2G unboxing. So, we still have a few more minutes left. And let's just close out this segment by... ayun, batihan portion tayo, guys! Comment! Batihan! Eh, pa rin yung raffle? Para yung raffle? Meron akong isang raffle, pero magtatanong ako bago matapos to. Shoutout na pala ako. Kay Pat, happy birthday. Pwede ba mag-shoutout? Sino si Pat? Shoutout din pala kanina do sa 7-Eleven sa yan. Yung taga-FEU. Hindi ko siya kilala eh, pero next time makikita tayo. Hindi ko alam sa ano, nasa Mineskitap ngayon si ano, si Inmarcado. Hindi pa siya alam, boss ma. Nandun siya ngayon. Dadaan sa ano, pero oh, si ano masabi sa'yo? Ano masabi sa'yo? Pinagod mo ata eh. Hindi, nagtatrabaho yung tao eh. Pagod. Then, busy sa work eh. Busy sa work. So, yun. Angin na yung ating Sun Sonic. So, gusto ko ito dito. Gusto ko live on stream natin gi-giveaway ito. So, bago tayo matapos, gusto ko may manalo nito. So, paano ba natin ito ipapag-giveaway? So, like I said kanina, kung nakinig kayo, diba, kung nakinig kayo, meron ako isang question. Alright. So, iwan nyo lang yan dyan. Ready na yung keywords nyo. Iwan nyo lang yung comment. Yung sagot nyo with the hashtag Pacific Esports para makasali kayo dun sa itatanong ko. I-announce namin yung winner next week. So, ulitin ko. Magtatanong ako. And iwan nyo yung sagot dyan sa comment with the hashtag Pacific Esports. O, kahit hashtag Pacific Esports na lang sa comment lang. Hindi, sagutin nyo lang yung tanong. Kasama yung hashtag. Basta, yung sagot, tapos yun. So, ito na, itatanong ko na. Ready na, nakinig kayong lahat para dun sa mga nag-join sa amin, sa mga kaka-join lang, yung mga late. Twitch chat, ready? Diba? Actually, open to, for the rest of the week, open to. Pero kailangan, panoorin nyo yung episode, syempre. So, once again, ito na. So, sino ang nag-sponsor nitong keyboard na to? Uulitin ko, ang tanong, who is our sponsor for this keyboard? So, just leave your answer doon sa comment with the hashtag Pacific Esports. Ganun lang kadali yon. This is just too easy to get. Oh, B2G. Too easy to get. Nako, so, may mga nag-comment na ba? Parang wala pa sa Facebook. How about sa Twitch? So, Twitch meron na. Yun yon. Kayo rin. Twitch Nation. Yun din. Twitch Nation. Diba? Twitch Nation. May nag-comment. Naka-archive to eh. So, makikita ako kagad yun. If manalo kayo dun sa Twitch, i-PPM ko kayo. Paiwan na lang nung, ano, i-PPM ko kayo dun. Pero kung kilala ko naman kayo, it's either Twitter or Facebook. Dun ko na lang kayo i-message. Pero, magre-reach out ako sa inyo sa Twitch and i-PPM ko kayo dun. Ang account namin is too easy for B2G.
Alright, guys, again, ayan. The question is, sino daw ang sponsor ng keyboard na sino to? Sino ang sponsor ng keyboard Key na to? Key in your answers with the hashtag Pacific Esports. Okay, so that is open for the rest of the week. But first, once again, meron pa tayong dalawang giveaway happening right now. Just share this post. Of course, gusto natin mapanood to. So yung mga hindi nakapanood ng live, pwede nyo i-share to. Pakita nyo dun sa mga tropa nyo, mga hindi nakakasali sa atin during our 7 PM show. Ask B2G, share nyo na to. Hashtag Ask B2G, hashtag Too Easy for B2G, hashtag Pacific Esports, and you're automatically entered in our raffle to get the chance to win some great gaming products from yes. Pacific Esports. So, shout out to Jerome of Pacific Esports. Salamat po sa suporta. Salamat sa nanonood right now. And just closing words para sa ating guest from RUPH. So, isa-isahin natin sila. Kuya Jhun, may sasabihin ka sa ating viewers? Sa mga viewers, maraming salamat po sa mga nag-view sa atin ngayon, ngayon sa araw na to. Then, Kitito BossMac, salamat din sa pag-invite sa amin dito sa kanyang laboratory, sa Heaven Laboratory niya. Then, yun lang pa masasabi ko. Thank you. Kuya Stephen. Unang-una sa lahat, maraming salamat kay Lord, syempre naman. Sa lahat ng nangyaring ganito, blessings na dumating. And thank you very much para sa invite ni BossMac dito sa amin. Sa I'm giving, ano talk dito? Ito, ginawa ko na yung pagkakataon na sana makasali kayo sa Rings Unlimited Philippines. Although there are a lot of issues that have happened before, but still we encourage everyone to be a part of the tech community, to discuss everything that you want, to know everything that you want about what we're doing here as a hobby, as a passion para sa technology na to. So, thank you po sa lahat. Kuya Mark. Kuya Mark! Ayan, salamat na tuloy din itong natin, segment natin na to. Salamat din kay BossMac, kay Sir Grant, kay Sir Jenso. Ayan, salamat sa B2G. Ayun, yun, sana marami pa tayong maging episode sa ano. Yung, mga susunod na yun. Susunod. Kita-kita tayo sa mga events. Ayun. So yun, salamat din sa pagpunta rito at pagsali sa amin. Sa yes. Napakalaking ano, to, opportunity para makilala ng ano, sa side namin from Back to Gaming. Gusto namin ma-introduce yung buong community of gaming. Kasi kami, hub kami for esports, hub kami for PC enthusiasts and developers and other friends na part ng gaming community dito sa Pilipinas. So sa lahat ng sumusuporta rito, hopefully makita pa natin yung ibang brands, yung ibang part ng community na magsuporta rin sa B2G. So there's a lot of brands na tumutulong sa atin. We have brand partners, of course ROG, we have Gigabyte, we have a lot of other brands na pwede maging potential partners natin. Hopefully makasama natin sila dito sa show. But first, gusto ko community talaga. This is a community show. This is the first interactive live tech show in the Philippines. And thank you all, the community, for making this happen. So I'm your boy BossMac. I'm with Grant Soriano. I'm with Genso and the boys of RUPH. Thank you for joining. Salamat din sa lahat na nag-sponsor ng ano, ng mga codes, si Carlo Lantada and ano, si of course Sir Pacific Esports sa Sir Jerome. So yun lang and good night. Sir Tito Jimmy. Yeah, cool down na. Si Boss Jimmy for Jimmy prizes. Tito Will. Abang-abang na lang kayo for the ano, winners. Winners. Ngayon ba tayo mag-winner Boss Mac ng ano? Alin? Yung keyboard yung sa Sony. Hindi, parang next time pa tayo. Hindi, i-announce na lang natin next kasi pag ngayon ko i-announce baka matagal na sila eh. Oo, matagal lang tayo eh. Diba? So yan, for the rest of the week, share, yun, ulitin ko, share this post with the hashtag AskB2G, too easy for B2G. Lahat ng hashtag namin, pero importante, dahil sponsor, hashtag Pacific Esports. And automatically, kasali na kayo sa raffle, a-announce namin yung winner for sa naming next episode. Hindi pa namin alam kung sino mag-guess sa aming next episode, so stay tuned lang kayo. Hashtag RUPH, RUPH din. Huwag niyo rin kalimutan yung hashtag ng RUPH kasi may mga pa-raffle natin. May mga pa-raffle din kami galing sa MSI, sponsored by Sir Jimmy. Sir Jimmy, wow. Courtesy of MSI. Thank you guys, thank you. We are trying to ano bring in other guests from different perspective, katulad pag gamers, casters, tinatry namin. For now, enthusiast pa lang na ano namin. Hindi tayo na question and answer dito. So, bigyan ko kayo ng 10 minutes para mag-iwan ang question dyan. Asagutin ko lahat. Sir, ayos ba to? Technical questions. Yan. Go guys, guys. Alright, so guys, suggestions. Ay, Boss Mac, may nagtatanong pala sa akin. Oh. Ayaw mo ba daw karirin yung pagiging shoutcaster? Wala akong oras mag-shoutcasting eh. Yeah. Long time. Depende. Nagkakast ako ng Overwatch. Yes. Pamilyar naman ako dun sa show. I mean sa game. So I think capable ako dun. So, yun, pero full-time shoutcasting hindi ko talaga, no? Hindi ko, hindi naman sa hindi ko hilig, hindi lang talaga mabibigyan ng full-time attention. So, shoutout kay, kay Sir Anvi, who is watching right now.
Shoutout din kay Sir Jackson Cheng. So, ano, shoutout din kay Jam. Kay Jam Ancheta and si Carlo Lantada. Yes. Question. So, kay Alvin, no? Kay Alvin. Alvin Pael, yan. Yeah. Mamaya na tayo mag-PUBG, ha? Bawal ngayon, eh. Speaking of other games, aside doon sa PUBG, maraming mga indie games or actually, yung isa pa na matagal na rin to yung Hero Siege. Hero Siege. Oh, Hero Siege. Ang ganda rin, napaka-mura lang nung Steam sale. Sir Joseph, sino yung Joseph ko yan? Joseph Marian. Marian. I think pag Saturday, di siya nakaka-join. Okay. Oo. Since busy yata siya pag ganitong oras. Pero I think we can do a live stream sa NVIDIA GeForce Tournament, yeah. Diba? Oo. So, well, kasi Saturday yun, yeah, on-site tayo, live, so, on yes. Ground. May event man, tuloy pa rin yung stream. We'll still find a way either itutuloy natin on the day or we can move it on Sundays if may event na kailangan i-cover ang B2G, guys. Ito gusto ko sagutin to eh. So, question ni Kuya Repael Katap, worth it ba ang X299? So, napaka, actually basic na question yan eh. Hindi na nga natin pinag-usapan ngayon yung update dun sa X299 BRM issue. Pero sige, after dito. So, worth it ba X299? Hindi ko siya sasagutin ng it depends. Sasagutin kita, yes or no. Yes, sa case niya, si Repael Katap is a friend of mine. He is a video professional. Eh, para sa trabaho niya, yes, worth it ang X299. Dahil, scalability, issue of scalability to. Kilala kita eh, you use a lot of hard drives. You prefer as much as possible, gusto mo balance yung performance. And para sa akin, dahil nga mas mura yung 7900X versus 6950X, definitely worth it. Thumbs up. So, yun ang ano ko, yun ang sagot ko dyan. Si Alvin daw, X99 versus X299. Parang performance scaling, kung mas, parang... Ayan. Question of worth ba yan? Ano ba? Worth it ba? O X29 versus kasi alam platform? Ko, may X99 worth na si Alvin. Na siya. So, alam ko pinag-iisipan ni Alvin if he'll sell the X99 Tomahawk board and just go with an X299 or just keep it and buy, I think yung sinabi niya, CPU sa akin, 6900. Sabi ko mag-Ryzen gan eh. Sabi ko mag-Ryzen gan. Sabi sa'yo mag-Ryzen eh. Mag-Ryzen ka na. Kasi isasuggest ko lang, yung X99, kung dati mo pa siya hawak, I mean talagang kuwari, 3 months ago mo pa nasa iyo na siya, okay pa, pero dahil nga kaka-release lang ng X299, and wala ka na rin halos mabibili unless second hand, so kuwari, yan, si Repael, binibenta niya yung 5960X niya, yun lang yung mabibili mo na na for your X99, eh binibenta niya yun kasama yung motherboard niya. So anong function ng kaya magiging purpose ng board niya? Yung akin din, with board din yun. Hindi na to issue ng hindi na siya issue ng performance. If performance ang habol mo, halos iisa, issue to ng economics and availability. Yes. So yun yung to answer your question, dapat talaga nag-Ryzen ka na. Sa pantanong, babalik po ba ang price ng mga GPU? GPU-wise. Well, hindi ko eh. Depends naman. Sa nakikita natin sa current trend ng mining, I don't think babagsak ang prices ng GPU for the next 3 months. Yes. I think pag nag-release kayo. Siguro sila ng bagong batch ng GPUs, siguro like tataasan nila yung production. Pero di ba may sinasabi na mag-release daw sila ng batch ng GPU na pang for mining lang daw? Meron daw yung mining specific cards. Well, difference lang nun. Walang display output. Yes. Yun nga sinasabi. Yes. And kahapon kasi naglalaro kami ng PUBG, so pinag-uusapan namin yung mining cards. Mining cards versus doon kasi sa mining cards, walang display output. So, iniisip namin anong use nito after the mining craze. Ito lang nga, sabi ko, may nakita akong mga crypto miners. They don't want to get much sa mining cards kasi hindi naman sila fully fledged na miners. They're ginagawa nila yung parang extra income. Job nila, extra income. Tapos pag hindi nag-boom yung mining, pwede nila mabenta yung GPU kasi may display port, kung yung pag-gaming. Ito yung mga casual miners. Kasi yung mining cards, para lang yun sa mga large operations, small to medium to large scale operations. Kasi ang silbi lang yan, laspagin mo na yung GPU, talagang throw away na siya. Wala ka na balak na ibenta. Pero aside from that, may naisip kami kakapon, kausap ko si Clark while playing PUBG. So, dinidiscuss namin ang mining cards. So, anong pwedeng possible use niya after the mining craze? Or let's say, bumili ka, pero unfortunately, bumaba na yung demand. So, ang naisip namin, pero this case naman dito sa naisip namin na solution na to, sobrang rare lang din ng mga tao makaka-benefit nito. So, naisip namin, since there's a trend for external graphics, may chance na or may use na pwede magamit yung no display outputs sa mga external graphics
adapters hindi, like the hindi ano you can use it na no you can't use as an external monitor but pero to powered back mo that is external the display oh, hindi, output mo external output mo is ano dadaan ng PCIe internal yun C USB type, Thunderbolt Type-C, di ba? Pero hindi siya mag-output sa ano mo. Wala talaga. Wala. Hindi siya mag-output. So, busted na agad yung main natin, yung theory natin. Kaya sabi nila, yung resale value. Output mo dapat is external monitor. Hindi siya mag-input ng internal. Kasi di ba, like for the, ano, for the Razer Core, pag naglagay ka ng external GPU doon, ang bandwidth mo naman is USB-C. One way lang yun. Lagi talaga kailangan external. Hindi, no, it's two-way. Sa ano? Hindi ko alam, hindi po nakikita yun. I-check natin yan, discuss natin yun later yes. or next. Sir, yung tinatanong nila, yung resale value daw ng... Resale value. Kaya sasagutin ko lang yung question, yung tatanong sa akin, K-pop question. Chowa or Sol yun? Ay, mahirap yan! Chowa pa rin. Chowa pa rin. Si Boss Mac yun eh. Chowa pa rin. Sol yun pero Chowa versus Chuyu. Chuyu pa rin. Chuyu pa rin. Chuyu. Diba? Actually ito tinatanong ito ay team X2994 mining. Actually ito personally from an architectural standpoint kung gagamit ang ano diyan if ano ah if willing si Intel pwede nilang kunin yung 7900X with the 44 PCIe lanes isaksak nila yon pero gawin nila single core pero tapos i-split nila lahat. Tandaan mo, ang isang PCIe is X1 lang. You have 24 PCIe lanes sa PCH, you have 44 PCIe lanes sa CPU. Ibig sabihin ko, splitin mo yung buong ilalim ng board, isang SATA port lang, walang USB, walang kahit anong input, keyboard, mouse lang. You still have an available 55 PCIe lanes. So pwede kang magkabit, kabitan nilang ng tag-iisang X1, you have 55 PCIe lanes na available mining, na kabitan. So yun ang sinasabi ko kung gagawin nila yun. Oo, pwede ang X299 sa ano, sa mining pero right now with the stupid prices of the X299, no. Hindi ko mare-recommend. No. Unless napakayaman mo talaga. Sa big no talaga. Eh sa ano to, Repilo, Shannon Williams daw. Hmm? Shannon Williams. Ano yun? Ano yun? Yung Shannon Williams, yung wala la yun. Yung sa K-pop star ka. Ah, si Shannon! No. Shannon lang. Shannon Williams kasi yung pag-English name niya eh. Yung British kid. Napanood kasi Shannon nang hanggang tumanda siya. Oh. Very big fan talaga ng ano niya. Sana talaga sumigat siya. Yung YY niya. Weyo. Alright. More questions. Yung kay Lo daw, topic po sana sa next segment about after-sale services ng mga brands na ginagamit ng mga end users. After-sale service kasi mas nauuna yung store bago yung brands. So kung ano yung ugali ng store, yun minsan yung nagre-reflect for the brand. Tsaka for the brand rin, ang nagre-reflect din yun yung distributor. Like, for example, sabihin natin si, ano, si, Nanotech. Sabihin natin mga products from PC Hub. Si PC Hub, alam natin, pag out of store warranty, kailangan mo magbayad ng 500 yata para servisan nila yung manufacturing, ano nila, I mean yung manufacturer warranty. Kasi kung 1 year ka lang, kung may 1 year store warranty ka, punta ka sa store, sila na bahala sa'yo. Sila maglalakad ng RMA mo. Pero it depends pa rin dun sa ugali ni distributor at sa ugali ni brand. May mga brand na 1 week lang papalitan ka, may mga brand na 3 buwan bago ka palitan. So yun, hindi nyo masisisi si store doon. Kasi yung iba, bakit ang tagal magpa-warranty kay PC Hub? Bakit ang tagal magpa-warranty kay PC Express? Bakit ang tagal magpa-warranty kay DynaQuest? Hindi po si store ang nasusunod pagdating sa ganun. Yeah, una, si Distri. Pangalawa, si ano si brand mismo, si factory mismo. So, lalo na kapag out of warranty ka. Pag out of warranty ka na, wari, may ano, wari, 2 years na yung product mo. Motherboard, 2 years na yung product mo eh. Sigurado, laos na yan. Papawarranty mo. Huwag mong expect na within 2 weeks, yan. Hindi nagbibigay ng guarantee si store unless sinabi nila. Merong mga store na magsasabi sa'yo, guaranteed, pero piling-pili yun. Like so, alamin nyo, ito, responsibility of all buyers na malaman kung ano yung terms nyo. Hindi obligasyon ni store na basahin sa inyo yung rules. Ito po ang batas ng store namin. Hindi nila responsibility sa inyo yun. So, sana bilang consumer, understand your rights and also your responsibilities bilang buyer. Huwag lang kayo mag-grant bigla. Kasi mga consumer, hindi ito, typical sa consumer talaga yan, napaka-reklamador ng consumer. Paano sabi mo,
Ayan, Justice for PC Hub ulit to. Ang dami nagra-rant against PC Hub. Hindi ko lang makwento yung ibang situation nila, pero nakakatawa na sobrang ibang tao talaga. Ganun yung situation nila, ganun kasama. So, bilang consumer, alamin nyo yung rights nyo. Lahat ng resibo nakalagay dyan kung ano yung terms and conditions nyo. So, usually talaga, pag nagpa-warranty kayo, may time na involved dyan. So, may mga distributor and may mga brands talaga na sobrang tagal. May mga notorious na distributor na sobrang tagal mag-process ng RMA. So, magagalit. Sasabihin nila, magagalit sila dun sa store. Hindi po kasalanan ng store yan. Kayo bilang consumer, kumari 2 years ano na, 2 years warranty, wala ka ng store warranty, rumekta ka na dun sa brand, huwag mo nang pakulit yung store. Sabi ni Lodo, paano kung out of store na daw? Hindi, kung out of ano na, kung hindi na for sale, tapos wala na store, ganito yan eh, dalawa situation yan. Kumari bumili ka ng C270 ngayon, nasira siya nang nilabas yung C370. So, ibig sabihin, hindi na binibenta yan. Diba? So, dalawa yan. Pwede nilang ayusin yun sa factory, babalik nila yung board sa'yo as refurbished. Or ikaw, talagang hindi na siya, ano, 4 years na yung board mo, may warranty ka ng 5 years, pero hindi na binibenta yung board mo. I-upgrade nila. Pwede ka nilang i-upgrade, pero itatanong muna sa'yo yan. May mga store na i-offer sa'yo yun directly kasi alam nila ganun na yung case. Pero more or less, itatanong muna nila yan sa'yo. So keep your communications clear with your store. Yun lang yung masasabi ko dyan. For the store itself, more or less dahil nga sila yung client facing, it varies eh. Kung kuwari si Lawrence, alam ko, text siya, di ba? Mm-hmm. So kuwari, mainit ulo niya. May customer siya, kupal. Ayun, syempre, pangit yung reflection ng PC, ano niya, ng after sales service. Pero isang tao lang yan, hindi yan yung company. So it varies, and case to case basis talaga siya. Pero dahil napakagaling na technician ni Kuya Lawrence, hindi niya gagawin yan. Salamat kay Tito. Gagawin yan. Amen. Kahit gano'ng kakupal ka, hindi niya gagawin yan. Amen. Ganun yan. Ito, nagtatanong na naman, best GPU for the money for 3D rendering. Entry, mid, and high-end. GPU rendering. Gaano ka ka-sure na GPU render yung application mo? I want to know yung application na ginagamit. Yes, kasi iba din yung configurations ng different 3D... Nasa app yan, nasa app. Yes. I want to know yung application. Ito, merong CUDA related sila, meron ding ano. Sabi niya. Kaya make sure. Hindi, from an engine ano lang. Lumion 3D, yun. Do confirm if CUDA or OpenGL capable yan. If any of those two working siya, you can use any Quadro or Pyre Pro. Pero I think naglalabas na naman sila ng ano nila, ng certification list nila. I think usually kasama yung pinaka high-end na card doon. If purely nagra-run siya on OpenGL, I would suggest you use the Pyre Pro graphics card from AMD. Pero if CUDA capable siya, would recommend the Quadro cards. Kasi mas mura yung Quadro cards right now. So, yun na. So, napunta tayo sa 3D rendering. Another last set of questions. Meron po bang maghahabol dyan? Wala na. Dagdag ko lang pala, Boss Mac, about dun sa GPU. Kasi may tropa ako na meron siyang GTX 960. So, yun, tapos pinawarranty niya. Siyempre, yung 960 is out of stock na, di ba? Alam na yun. Usually, babalik sa kanya yun. Ano na yun? 1050 Ti na yun. Ayun, ganito na. So, yun, napaganda pa yung balik niya. So, yung binalik, yung after a month din, so, kinusap ata siya ng store, or di ko sure kung yung store mismo or yung design sa'yo. Yung mismo ano na. So, ang pinalit sa kanya is 1060. Oh, yun. Kasi from sa stock, 1060 talaga. Kasi price naman kasi tinitignan doon. Pero dahil nga, yun yung stock. Pero 1060, 3GB yun. 3GB, hindi 6GB. Tama lang. Mm-hmm. So, yun normal yun. Nangyayari talaga yun. Ginagawa nila yan. Di ba like before, kahit nga sa mga hard drive sa Western Digital, yung 500GB, pag binalik na yan, 1TB na balik talaga na, di ba? Kasi yun na yung presyo. Eh. Kasi difference na lang na, 100 pesos. Basta ano lang, for the customers or consumers, kailangan nyo munang alamin lahat. Huwag lang mag-rant o magreklamo agad. Know your ano. Tsaka sa ano naman, hindi naman lahat ng store masama eh. Nagtigigin pasama lang kasi may nagsasabing masama. Justice for PC Hub. Feedback lang yan, guys. Feedback lang. Usapin yung maigi yung store nyo. Ganun lang yun. Pero ako kasi kuwari, ito yung mga dark secrets ko. Pag pupunta ako sa store, nagpapawarranty ako. Minsan hindi naman ako kilala sa iba. So ginagawa ko, talaga
wala na lang sinasabi ko, hindi ako marunong sa computer eh, ginagamit ko lang yung pang Facebook, eh nasira. Yun lang yun, hayaan nyo silang mag-check. Kung alam nyo sa loob-loob nyo, kinukupal kayo nung nag-check sa inyo, niluloko kayo, ah sir, sira yung memory mo, pero alam mo, hindi sira yung memory mo, di ba? Yun yung time na mag-doubt ka na, pero kung alam mo tama naman yung sinabi niya, wag kang ano, wag kang darating doon na ang taas ng ego mo, ikaw ang world champion ng mundo, dadating ka doon, sira yung X99 na motherboard ko, kasi yung Prime 95 niya, ganito yung score, tropa ko si Der Bauer, sabi niya sira daw yan, wag yung ganon. Pasok kayo sa store, ah, sir, papacheck ko lang po itong ano, yung chill item. Chill yan, chill yan talaga. Hayaan nyo silang gawin nila yung trabaho nila. Antayin yung tanong daw, saan daw pa pwede ipareme yung Western WD? Digital. May service center sila sa Makati. Sa Makati sa Google Makati. Nyo lang, oh, may you know, Western Chino Digital. Yun, oh, Chino Roses. Si McDo, pa-comment nyo si McDo, tag nyo si McDo, alam nyo yan. Alam ko nga, Makati nga. Oo. Oh. Yung mga tropa natin dyan, alam nila yan. Sinagpano din ako dati dun eh. Nang, sa kere. Sa akin din. Pwede daw ba mag-guest next episode mga tao from PC Hub? Wala tayong basa-basa mauhugot sa PC Hub eh. Wala mga PC Hub. Pag nag-guest tayo ng PC Hub, lalagay ko rito, tapos tatalian natin yung PC Hub. Tapos magbabasa ako ng papel. Kasi ikaw ay dalang AK-47. Diba? Ganun gagawin natin. Parang ano, parang galing Marawi. Oo. Ganun gagawin namin. We, the people of the Philippines. Diba? Ganun tatalian natin yung ano mo. Ganun namin. Ganito sample natin. Tapos tatalian natin. Tapos akpare. Diba? Ano? Nagko-conspiracy ba talaga kayo? Disipilyuhan kita! Disipilyuhan kita! Nasa na GPU namin! Batang mahal! Sisipilyuhan kita! Wala akong stock! Ganun gagawin natin dito. Wala akong stock! Wala akong stock! Wala akong stock! Kuya, wag po! Ganun po ba yung gusto niyo ng episode? Wag po! Ganun gagawin. Pero ayun. Oh, ito. Meron tayong information from Kuya Repael. Ang service center ni Western Digital, it is the Atrium Building, Unit 305, WD Service Center. Service center, right. Okay. Thank you. So, any more questions? Para closing thoughts na, mga ilan minutes na lang. Oo, oh, yung RMA ng WD, HDD, and SSD, isa lang yun. Tinaroses niya, mga ati. Papayagan ba magpa-warranty kahit hindi ako mismo nakapangalan sa resibo? Hindi mo naman, hindi naman nila hihingan ng ID eh. Basta dala mo lang yung resibo. Item sa resibo talaga. Yeah. Saka yung mismo physical na nung item. Yung date, yung date for ano, date of purchase. Yung unit number. Yung Control number, control number kasi. Ito may question ah. MSI versus Acer for gaming and video rendering. MSI. Isa lang yan, isa lang yan. Basta yung mas mura at saka titingnan mo muna yung specs kung ano mas maganda yun. Ayan, yung Sir Winscon, nandyan po, nag-comment si Easy Tommy. Si Easy Tommy ang may ari na siya. Ask me how. Ask me how daw, Easy Tommy. Easy Tommy, para sa mga naguguluhan dyan, Easy Tommy lang po. Easy Tommy. PCT stickers. Sa ano? Sa ano? Hindi, sa ano, may service center po si, ano, si Ubertech, si PC Trends. Kung PCT ang ano nyo, punta lang kayo sa, ano, sa Tech Squad, sa Gilmore. Yun po ang service center ni, ano, ni Ubertech. Nasa likod na ata ng ano yun eh, ng Gilmore. Basta bandang hindi na ako nakakapunta ng Gilmore eh. Aminin ko, hindi na ako nakakapunta ng Gilmore. Ilang years na, basta lampas lang yan, ng Gilmore. Gilmore IT Center, lampas lang nun, meron dun. Meron pag may mapa naman sila. Pag may problema kayo, tapos sa Easy PC kayo bumili, Easy Tommy lang yan. Easy Tommy lang yan. Punta nyo si Sir Tommy. Tawagan nyo lang. Sir Tommy, may problema po ako. Ask me how on Ubertech. Si Lawrence, layo mo si Lawrence eh. Pag wala si Sir Tommy, si Sol yan. Parehas nga kami nun eh. Easy Sol. Easy Sol. Kanang kamay. Pag wala si tayo yung kanang kamay. Easy Sol. Shoutout kay Sol Navarro. Kahit walang resibo. Ay hindi, kung wala kang resibo, post ano na yan, post store warranty na yan, itawag mo na kay ano, itawag mo na sa kanila muna. Pero usually basta PCT sticker, punta ka lang sa Gilmore sa Tech Squad, i-support nila yan, walang problema. Basta hindi mo nilipat ha, kung kumari, product nila Gigabyte, eh tinanggal mo yung sticker, nilipat mo sa Asus, hindi mo nila distributor yan, hindi ka tatanggapin yan. Bias yun, bias. Hindi, pero may kasi may mga dating produkto si PCT na hindi na nila binibenta ngayon, pero isusupport naman nila yun, i-warranty. Like kunwari, dati nilang product ang ano, Astra, dati nilang product ang A-Data, mga ganun. Basta may sticker nila. Eh. Pero hindi yung nilipat ha. Bawal yun, bawal yun. Tampered yun. Tampered yun. Yung mga naghahanap ng ano, video card dyan. Mauna-una na lang. Ito, may nagtanong, may nagtext sa akin kanina. Gamit yung ano, gamit yung B2G. Question nila, saan po makakabili ng ano, yung mga video card nga.
ang best option nyo, if need nyo yung video card, may pera kayo, tumawag na kayo sa store, itanong nyo kung ano yung darating na afford nyo. Kasi kung wari, yung nakita nyo, uy, meron, ano stock, ano available nyo? Sir, meron kaming RX 580 rito, kaso lang 20,000. Sir, meron kaming GTX 1070 rito, kaso lang 28,000. Sir, ano ba mas mura nyo dyan? Tanong nyo kung ano yung mas mura nila ibibenta. Kasi by pagdating yun, bayaran nyo na. Kung yun lang yung afford nyo, talagang tataasan nyo yung budget nyo. Talagang tataasan nyo yung budget nyo. If kaya nila mag-arrange ng pre-order or ng reservation, i-reserve nyo na. Kasi hindi kayo pwede mag-antay, tapos tsa-tsamba kayo na meron. Sir, Sir Tommy, kasi nakikisama. Kasi mabibili at mabibili yun. Kasi habang nag-aantay ka, sir, pa-reserve po, habang tumatawag ka, may bumibili na ng video card mo. Yung kapag pa-reserve sila, bibili na. Yun lang yun. Alright. Pwede nyo rin itry yung news natin kanina, no? New egg. Although, di pa natin napakamahal, sure. Napakamahal, tsaka mas cost-efficient. Mahal na nga yung video card. Mahal pa yung shipping, may customs ka pa. Problema kasi dyan, kung mas maganda, kung Black Friday yung bagsak mo. Seasonal yun. Case-to-case basis. Pustahan tayo, aabot pa ng Black Friday ang mining grace na yun. Oo. So Black Friday ka na lang umasa sa New Egg. Wala na daw silang video card. So I think that will do it for today's episode. Congratulations everyone! Yes! So ayun, ito seryoso na talaga. This is to close out. Salamat sa panonood na! Alright! So good night everyone! Bye-bye po! You enjoy and good night! Yun. Peace out! Too sweet! Right. One minute, so too sweet! Opa hot! Opa! Hot to ito tayo! Hot to par! Ayun, yun tayo! Hot to Hentai Master. Hentai Master. Alright. 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 Alright.